mga kwento ni Felmo. Hello sa iyo, Sir Seth. Pwede niyo po akong tawaging John. First name ko. Matagal kong pinag-isipan kung paano ko sisimulan ang karanasan na ito gawa ng medyo may pagkakomplikado, pero kung papayagan nyo, titingi-tingiin o hahati-hatiin ko na lamang ang karanasan base sa pinagdaanan namin at ng aking ama. Mahigit 40 anyos na ako at buong buhay ko, ang pagtatrabaho ko ay nasa lungsod na ako na malagi. Mula sa dating office worker na nag-aayos o nagbebenta ng fax machines at telepono sa may Makati, hanggang sa isang bisor sa kilalang firm. Hindi ko nasasabihin itong firm o gusali o kumpanya. Malayo naman ito sa karanasan na ibabahagi ko. Maaring marami ang magtataas ng kilay sa ibabahagi kong ito, pero nasa inyo na kung maniniwala kayo o sa hindi. Ang importante naman sa akin ay maisabuhay ang karanasan na ito sa channel na pinapakinggan ko. 5 taon na ang lumipas, Sir Seth, nang pumanaw ang aking tatay sa edad na mahigit 80 na. Opo, Sir. Sobra 20 taon ang tanda ng aking tatay sa nanay ko. Tawagin na lamang natin ang aking nanay sa pangalang Uring at ang aking tatay na Lupo. Hindi nila ito palayaw. Malayo sa palayaw at sa kanilang totoong pangalan, dahil ang aking tatay po, bago pa man niya makilala ang aking ina, ay isa ng ermitanyo. Hindi ko kasi alam kung paano siyang tawagin noon. Oo, nanggagamot siya. Oo, nangunguha siya ng mga mutya, pero hindi yung tipong full-time o dinadayo. Mas nabuhay po siya sa gubat, sa mataas na bahagi ng probinsya namin. Doon siya. Nabuhay siya ng nakasanayan niya doon, at ang rason ay mas maayos daw ang buhay espiritual at pisikal niya kapag malayo siya sa mga tao o komunidad. Kaya nga, Sir, sa batang edad namin, nakasanayan na naming hiwalay sila ng nanay ko. Hindi literal na naghiwalay dahil sa magulo ang pamilya, kundi dahil mas pinili ng aking ina na bumaba sa tinitira ng aking ama. Sa kamag-anak namin sa mother side kami tumira noon, kung saan maraming tao, bata, maraming makakasalamuhang mga tao. Iniiwasan din kasi ng nanay ko noon na baka isa sa amin ng kapatid kong si June ang makuha o mamana ang kung anumang meron si Tatay Lupo. Hindi naman ipinagdamot ni Tatay Lupo ang kagustuhan ni nanay. Sa makatwid, sinang-ayunan niya pa ito dahil maski siya ay gusto niya kaming lumaki at mamuhay na sumasabay sa pagbabago ng mundo, at hindi tulad niya na naiwan sa kung tawagin niya ay panahon ng mga sinauna. Hindi po tulad sa ibang naririnig niyo na kapag ermitanyo, kailangang mahaba ang balbas, payat o matanda, o gulanit ang damit o makapalang kasuotan, o di kaya walang ligo. Ang tatay ko po ay napakalinis tingnan. Bagamat yung buhok niya ay may kahabaan na abot hanggang leeg, kapag bumababa ito galing sa taas ng gubat, ay talagang naka-brush up ito o maayos ang pagkakasuklay, at minsan naman ay nakatali ang buhok niya. May balbas at bigote din si tatay. Hindi yun nawawalan, pero nakatrim yun palagi. Malinis tingnan. Bagamat moreno at hindi katangkaran, makisig po yung tatay ko. Bababa sa taas ng gubat na may bitbit na 2 hanggang 3 pungpung ng mga kahoy na panggatong o di kaya uling, o mga sako ng kung anong prutas. At aakyat yan nang merong 1 hanggang 2 sako ng bigas sa likod niya, nang mag-isa. Sa tuwing bababa si tatay sa barangay, saka po siya pwedeng dumaan sa magpapatawas o magpapagamot sa kanya. Hilot man yan o mga sakit na hindi kayang gamutin ng sensya o medisina noong mga panahon na yon. Ang hindi nawawala sa kanya, Sir, ay ang lagi niyang ikinikwintas na isang bato na bumubula sa simpleng tubig lang. Nakita pa namin yon. Kami-kami lang magkakapatid na kapag nilagay niya yon sa palanggana, bubula, at kung saan siya pipwesto ay doon din parte ng palanggana uusog yung batong yon. Sisiksik
o didikit talaga to? Kapag buwan din ng anihan o taniman ay bumababa si tatay para tumulong sa lolo at lola ko sa mother side at nakikipaglaro din siya sa amin. Paminsan-minsan, nalalagi kami sa bahay niya sa taas pero wala naman din kakaiba doon. Bukod sa walang kuryente doon at magdamag kaming nasanay na yung ilawan namin ay gasera o apoy na iniiwang lumalagablab sa labas ng bahay. Kung tatanungin niyo kung nasaan ang lolo at lola ko sa father side, ay naman kay nanay ay wala ito sa lugar mula pa nang nanliligaw si tatay sa kanya. Nagpakita lamang ang mga ito nang ikasal sila. Yun lang, mababait naman daw at ang inireregalo sa kanila ay mga manok at mga bininon. Tahimik ang buhay namin na lumaki at nag-aral ng elementarya hanggang high school sa probinsyang ito. Pinalapit kami ng mga magulang namin sa Panginoon. Hindi sa pagkukumpara sir pero mas gusto ko yung pangangaral ng mga namumuno ng simbahan noon kaysa ngayon. Hanggang sa mangyari ito, na siyang sumubok ng pananampalataya naming pamilya. Noon pa man, may napapansin na si Tatay Lupo sa kapatid kong si June. Maselan ang kapatid ko na ito sa paranormal sa madaling salita. May chance ang tuluyang maging aktibo ang sixth sense nito o ang tinatawag na third eye. Hindi ito sinasabi ni tatay sa amin nila nanay para hindi kami matakot. At kapag talagang bumababa ng bundok ang tatay namin, para po kaming mga manok na pinapausukan niya at hinihilot. Ang ginagawa na lamang na rason ni tatay noon ay para ma-cleanse kami. Pero sa totoo lang, para mapanatiling hindi aktibo ang kung anumang meron ang kapatid ko na yon. Merong nagkasakit sa lugar namin noon. Actually, taga kabilang barangay pero dahil sa boundary kami, ay kakilala ito nila nanay. Nagkasakit ang isa sa mga kaanak noon. Itong babaeng may sakit na matanda lamang ng konti kay nanay ay ilang araw nang pabalik-balik sa ospital. Nababaliw-baliw na kumbaga. Ang sabi nga ay sinasapian o kinukulam noon. Nakakatakot po yun sir kasi base kay nanay, maiksi nga daw yung buhok nito kasi titibu-tibu yun. Kakagaling lamang daw nito sa ibang baryo o bayan nang bigla na lamang sumama yung pakiramdam. Maiksi ang buhok pero bigla na lamang umanong humaba at buhaghag na buhagag pa. Tapos kahit na anong gawing tali nila dito, nakakawala sa hindi malamang dahilan. Ang lagi lamang nitong sinasabi kapag nasasaniban o sinusumpong, ay gugutumin niya daw ang katawan nito hanggang sa mga yayat at pumangit. Pabalik-balik noon ang kamag-anak ng babaeng ito kung nakababa na nga daw ba si tatay sa gubat. Pero yun nga, sabi nila nanay ay maghintay na lamang. Gusto na rin nila itong puntahan pero pinagsabihan sila ni nanay na wag na. Sa kung anong rason, ay hindi din namin alam kung bakit may mga panahon na ayaw magpagambala ng tatay ko. Makalipas ang ilang araw, nakababa nga si tatay noon. Pagkababa niya ay sinabi kaagad ni nanay ang nangyayari noon sa kanya. Sino ba namang makakalimot noon Sir Seth? Maski kami ay takot na rin. Kapag sinusumpong talagang naririnig namin yung sigaw ng babaeng ito. Pero boses lalaki po yung sigaw niya na parang isang halimaw. Nagpahinga lamang noon ang tatay bago inayos ang mga gagamitin niya. Wala akong maalala sa mga dahon-dahon na dala niya o inipon niya. Maski ngayon, hindi ako maalam sa mga herbal-herbal na yan. Pero ang lagi kong natatandaan ay hindi nawawalan si tatay ng garapon o bote kapag nanggagamot siya. Partikular na kapag ang tinitingnan niya na posibleng rason ng mga sakit na yon ay galing sa kulam. Gaya ng mga nakaraang gamutan, hindi kami kasama. Walang ikinikwento si tatay sa proseso nitong panggagamot. Maski ang mga ginagamot nito, kung ano ang ginagawa habang ginagamot na, sa tingin naman namin ay yung mga natural na proseso lamang. Yung kagaya ng ibang mga gumagawa nito. Kapag nagkikwento naman si tatay ay pahapyaw lang. Kunwari itong ginamot niya, nakulam nga daw. Medyo malakas ang mangkukulam at ang dahilan nga ay parang inggit o selos noon.
Nung una, papahirapan lang daw talaga dapat ang biktima. Pero parang nagbago at ang ihip ng hangin noon na parang gusto nang tuluyan kaya yung ginawa daw ni tatay ang dapat. Kung ano yon, malalaman nyo mamaya. Ipinagpatuloy ni tatay ang dapat niyang gagawin ng araw na yon sa lugar namin. Mga hapon pagka-uwi niya, masama na ang pakiramdam niya. Tinatrangkaso na siya noon tapos namumugto talaga yung mga mata niya. Ang nirereklamo ni tatay noon ay nanlalabo umano ang paningin niya. Kung ano-ano daw ang nakikita niya sa paligid noon. Minsan, kapag napakisap mata lamang siya ng konti ay parabang nasa ibang lugar siya. Ito yung kwento niyang pasekreto kay nanay habang nag-uusap sila ng gabing yon. Dapat doon matutulog si tatay Sir Seth. At mga madaling araw kapag wala na siyang gagawin ay aakyat na ulit ito sa gubat. Pero noon din ng gabing yon, matapos niyang tawasin ang sarili niya ng patago ay nagpaalam na ito. Umakyat na ito ng gubat. Tandang-tanda ako na papikit-pikit na si tatay noon. Nag-aalala kaming magkapatid pero sabi na lamang ni nanay ay mas kampante daw kapag nakaakyat na ang tatay namin sa gubat. Mas mapapaayos niya ang sarili niya doon. Sumunod na araw, maayos naman kaming nakapasok ng kapatid ko sa paaralan. Dito, may napapansin na agad kami ni nanay. Walang imik si John. Malayo kong tumingin at hindi makausap ng maayos noon. Wala naman siyang sakit basta parang biglang suplado yung kapatid ko na yon. Ilang araw din kaming hindi ganun ka nagbabanding tapos doon siya nalalagi sa ilalim ng bahay namin sa may silong. Mataas kasi yung silong namin at lagayan yun ng mga ani. Kapag sinasamaan ko siya doon, nawawala siya sa mood pero kapag nag-iisa lang siya, naririnig ko na may kung anong pinupukpok siya doon. Hindi na din kami nakakapaglaro ng mga putyo-putyo noon eh. High school na kasi. Pero puro kami gala o ikot lang kasama ng kabarkada. Isang araw, araw ng Huwebes noon. Habang kumakain kami ng merienda sa bahay ay napansin ni nanay yung buhok ng kapatid ko. Buhaghag. At ang nakakamangha pa doon, may napapansin si nanay na mga puti o uban. May nahon si nanay na tao at kami naman ay palasunod din. Inaya niya yung kapatid ko na pumunta saglit sa may bandang pinto para matutukan ng liwanag yung ulo niya para makita kung tama nga ang nakikita ni nanay. Pero imbis na sumunod dito Sir Seth, sinabihan niya si nanay na huwag, kadiri ka. Sabay alis nito. Pasalamat na lamang talaga to na wala si Lolo noon kasi stricto yun eh. Bali ayon, lumabas po siya sir. Nagulat si nanay syempre. Kung parte man yun ang pagbibinata eh, hindi naman ako ganun tsaka hindi ko rin kasi mapagsasabihan yon. Dalawang taon lamang ang tanda ko sa kanya. Kaya parang magkasing edad lang kami kung umasta o magturingan noon. Bumalik ito mga gabi na. Sobrang mabantot. Sobrang mabaho yung kapatid ko na akala mo lumangoy sa dumi ng baboy. Hindi naman ito madumi. Inasar ko siya noon pero hindi siya natawa ng katulad ng nangyayari dati. Pinagsabihan namin siya na maligo o magpunas malamang kasi umaalingasaw talaga siya noon. Ayaw niya namang sagutin kung saan siya galing pero hindi kalaunan naghugas nito. Yun nga lang ay hindi ito kumain Sir Seth. Sabi niya ay wala siyang gana at nakakain na daw siya. Nang tanungin ni nanay kung ano ang kinain, napatigil ito saglit bago sinabing yung merienda kanina. Busog na daw siya doon. Magkatabi kaming matulog ni June. Kaya nung gabing yon, ramdam kong bumangon siya sa papag. Sa maliit na bahay namin ay nakita kong tumayo ito. Bumaba sa hagdan pagkatapos ay narinig kong bumukas ang pinto ng silong ng bahay. Doon ito nalagi hanggang magkinabukasan. Nagising ako mga bandang alas 5. Nagulat ako na bihis na yung kapatid ko at kumakain. Alam na ni nanay na may mali nung umagang yon. Hindi niya na lamang pinahalata pero ang plano niya, aakyatan niya si tatay sa gubat para matingnan ang kapatid ko. Paano ba naman?
Noong nagising kasi itong sinanay Sir Seth, mga bandang alas 4 ng umaga, habang kinakapa niyang ilawan namin, nagulat nga siya nang makitang bukas ang pinto noon. Sinilip niya kami at napansing wala si June sa higaan. At nang silipin niya ito sa may labas, nakita niyang nakatayo ito, banda sa labas ng silong. Nakatingala sa langit, kahit na wala namang kung anong kakaiba doon. Ang nakapanindig balahibong nakita ni nanay ay yung anino ni June, o kung anino man ba yon. Basta, nakadugtong daw umano yon sa mga paan niya, yung anino na ito, pero ang refleksyon nito ay nakatayo. At sa maniwala man kayo o sa hindi, ang hugis nito ay parang isang babaeng nakabalabal at nakaduster. Umabot ng ilang minutong tinitigan lamang ito ni nanay, kaya nakakasigurado siyang hindi siya namamalik mata. At nang buksan na niya ang gasera at tuluyang binuksan ang pintuan, halos mapasigaw siya nang makita si June na nasa harap na niya mismo. Nung araw na yun ay hinayaan niya kaming pumasok sa paaralan ng walang kaalam-alam noon. Pero hindi namin inasahan na may mangyayari pa palang hindi inaasahan noon. Tanghali, lunch break. Nagulat na lamang ako nang tawagin ako sa classroom. Yung kapatid ko daw si June, nagwawala. Marami ang saksi nito noon. Baka may listeners tayo dyan na kaparehas namin ni June ng eskwelahan o batch. Bukod sa nagwawala si June, dalawa sa mga kaklase niya yung nagsususuka noon sa classroom nila. Yung mga teacher namin na mga maton, Tigasin at Barako, pinagtutulungan ng kapatid ko na gapusin. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Yung mata ng kapatid ko, naniningkit. Alam niyo yung parang hinahatak yung dulo ng mata niya papunta sa tenga. Ganon. Tapos sa tuwing didilat siya, pulang-pula yon. Tinawag ko siya noon, tapos ay siguro nang marinig niya yung boses ko ay tumigil siya saglit bago sumigaw ng, "Kuya, tawagin mo si tatay." Inaaway ako ng nakaaway niya. Yung isang teacher ko dati na may motor, doon ako umangkas para umuwi noon. Saktong pagdating ko, andon si tatay sa bahay at inaayos na yung mga gamit niya. Dapat ay doon gagamutin sa bahay si June. Nang malaman niyang nagwawala na yung kapatid ko na yon, siya na po yung umangkas doon sa teacher ko. Tapos ako naman, hiniram ko na yung bisikleta ni Lolo. Susunod na lamang si nanay noon. Hindi kasi marunong umangkas sa bisikleta si nanay, baka matumba pa kami. Ang plano niya ay magpe-pedicab na lamang siya. Naabutan ko ang eskwelahan na yung iba, tuloy yung pagtuturo at nakasarado ang pinto at bintana. Yung ibang malapit doon sa kwarto o kadikit ng kwarto ni John, pinapalayo o pinapaalis yung mga tao doon. Sapi, sino ba namang hindi matatakot sa sapi, diba? Akala nga ng mga taga droon, yung mga nakatira na mga laman lupa sa likod ng eskwelahan. Pero hindi. Nasa loob si tatay. Wala nang pinalapit doon maliban sa akin, pero hanggang sa bintana lang din ako nakasilip noon. Saktong pinalabas na ni tatay yung dalawang nagsususuka. Hindi na masakit yung tiyan nila, pero maputla pa rin yung mga yon at sa tingin ko ay nilalagnat pa. Bago ko tuluyang dugtungan kung ano ang nangyari, ayon sa mga kaklase ni June, parang nag-aasaran lamang daw itong mga kaklase niya. Ilang araw na din kasing wala sa mood si June noon. Napapansin din nila. Basta yun daw, inasar na mga kaklase na kaibigan niya naman talaga para i-cheer lang ba. Hanggang sa bigla na lamang magsuka yung mga yon at nagwala nga itong kapatid ko. Ultimong yung baon niya, kinalat niya sa classroom noon. So ayun na nga. Ito ang kauna-unahang nakita ko si tatay na nanggagamot. As in gamutan talaga. Yung iba kasi hilot lang yung ginagawa niya. Sa konting espasyo na binibigay sa akin ng bintana noon, tanaw ko kung paano niya ayusin ang bote sa bandang talampakan ng kapatid ko.
habang ang kapatid ko ay hawak pa rin ng mga guru kong baton. May inipit si tatay sa deliri ni Jun sa paa. Nung sumigaw na si Jun, nagsalita na si tatay pero hindi ito nakatitig sa kapatid ko, kundi sa isang kanto ng classroom na para bang may nakikita siya doon na hindi namin nakikita. Sabi niya, "Yung anak ko pa yung babalikan mo." "Bakit?" "Dahil hindi ka nakasunod sa akin. Dahil hindi mo ko mabulungan. Hindi mo ko magantihan. Hindi na kita pakakawalan ngayon." May bulong at ihip na ginawa si tatay sa may bibig ng garapon. Lalong nagsusumigaw ang kapatid ko noon nang iikot-ikutin ni tatay yung garapon taas-baba sa katawan niya. Kitang-kita ng dalawang mata ko na habang ginagawa ni tatay yon, unti-unting nawala yung paniningkit ng mata ni Jun. At pagkalatagpo niya ng garapon, hinipan niya ito ulit at may nilabas siyang bote na singlaki ng bote ng lapad at binuhos niya doon sa may garapon bago niya ito takpan. "Ito pa sir, yung laman ng lapad, puti. Hindi yung malinaw pero parang kakulay ng gatas yung puti na medyo transparent. Pero pagbuhos niya sa garapon na hinipan niya, nagkulay kape o betadine ito bago niya tinakpan noon." Nakatulog si June sa mismong upuan. May ginawa pang pag-cross at bulong ang tatay namin sa kanya, pati ang mga nasa loob ng classroom na guro ay ginanon din ni tatay. Bago lumabas sila tatay ay naunang lumabas sa mga guro. At dahil sa mga maton, syempre, dagdag pagkasiga sa kanila yon, 'di ba? Na kumbaga, sa may sapi na tao ay nakitulong sila. Sinabihan yung ibang nakiosyoso na bumalik na sa classroom, kundi ay papatawag yung mga magulang. Yung mga kaklase naman ni June ay pinalipat sa ibang vacant room kasama ng advisor. Pinahawan o inubos muna lahat ng tao na nakatitig noon. Dumating si nanay, bali may dala siyang balabal na yun ang isinuot kay June. Isinakay po siya noon sa pedicab na sinakyan ni nanay na pag-aari ng isang kaanak. Si tatay na inag-bike tapos umangkas ako sa kanya. Pagdating sa bahay, pinausukan ulit kami ni tatay. Dito na niya sinabi yung posibleng abilidad ni John na sensitibo nga ito pero hindi pa naman din aktibo. Kumbaga nakikita lamang ni tatay na ganon. Kaya din siguro siya yung nadikitan ng nilalang na yon. Pero sino nga ba yung nilalang? Ganito yon, Sir Seth. Isa sa mga tradisyon ni tatay sa pag-aalis ng kulam kung talagang ayaw nitong lubayan o gustong tuluyan ng biktima ay sa pamamagitan ng pagkukulong nito sa garapon. Tapos may pinaglalagyan daw si tatay doon. Hindi ko lang alam kung saan pero may nabasa ako ng yung iba nililibing daw sa likod ng simbahan o sementeryo. Basta ganun pero kay tatay hindi niya sinabi. Wala siyang ka-idea o kung paano nangyari pero nung araw na nagkasakit si tatay, parang kumbaga nakawala pala yung mangkukulam na kinulong niya doon sa garapon. Yung kumulam doon sa taga-kabilang barangay. Nararamdaman na ni tatay na may kakaiba nung parang nabubulag-bulag pa siya pero hindi niya nga magawang makita kung ano dahil magaling kahit papano ang mangkukulam na ito. Diba, binulag siya. Pati ata yung sixth sense niya tinakpan noon. Nung nagtawas na siya, sa kanya nakita yung babae. Kaya nagdesisyon na lamang si tatay na umalis noon at bumalik sa taas. Kahit sa pag-akyat niya sa gubat, sinusundan talaga umano siya noon. Gusto siyang iligaw. Gusto siyang ihulog sa matarik na parte pero dahil sa kaalaman ng tatay ko ay napipigilan niya ito kahit napapikit-pikit siya sa nilalakaran. At nang makarating na sa parte na may nilibing o binakuran siyang poder o proteksyon, ay doon na huminto yung babae. Hindi ito makasunod pero ilang oras din daw na paikot-ikot lamang doon sa labas ng poder. Habang nagri-ritual ng pampakalas ng sakit, kulam o palipad hangin si tatay ay ginugulo siya nito pero malakas kasi talaga ang espiritualidad ng tatay ko. Hanggang sa siguro magsawa na ito at nawala. Hindi inakala ni tatay na kami pala ang babalikan
partikular na si June na naramdaman siguro ng itim na espiritu na mangkukulam na pwede itong dikitan noon. Dagdag pa ni tatay, posible daw maging gabay ni June ang mangkukulam pero yung klase ng gabay na kokontrolin ng kapatid ko. Hindi ito magandang klaseng gabay. Ilalayo nito si June sa Panginoon. Magkakaroon man ng kakayahan si John ay hindi para sa liwanag kundi para sa kaliwa. Inuwi ni tatay si June ng mga ilang araw sa taas ng gubat noon. Ayon naman sa kapatid ko na ito ay may oras sa umaga at sa gabi na may usok ng insenso sa bahay ni tatay. Tapos ay pinapaikutan o tinatawid sa katawan niya ang mga inaalay na sisiw noon. Ilang araw na nag-aalay si tatay. Kung kanino, walang nakakaalam basta guminhawa ang pakiramdam ng kapatid ko noon. Ayon naman kay June, lagi nga daw may bumubulong sa kanya at sinusunod niya naman ang kung anong emosyon ang sinasabi ng boses na yon. Paulit-ulit na nga siyang sinasabihan na ibibigay daw ng boses ang lahat ng gusto niya, basta makinig lamang sa kanya. Yun lamang din ang naaalala ng kapatid ko. Nung gumaling na yung kapatid ko noon, nilipat po siya ng eskwelahan para iwas sa mga tukso at para hindi na rin matakot o maging usap-usapan ito. Ako po sumunod pagkatapos ng school year. Nagpakalbo pa kami noon kasi natatakot nga siya dun sa uban na tumubo pero himalang hindi na ito natubuan pa ng puti sa batang edad niya. Hanggang sa ayon na, nag-aral kami na mabuti, nagkapamilya, may trabaho ng maayos. Bali na unang pumanaw si nanay, batang edad pa yon, bago sumunod si tatay. Yung bahay ni tatay sa taas ng gubat, literal po na nakapangalan sa kanya. Pagamat may mga bahay na doon na malapit sa kanya, yung mga lumipat din sa lugar namin na nagbuo ng pamilya ay hindi pa rin namin ipinagbenta yung mismong lote ni tatay. Parang sityo na yung parte na yon, Sir Seth, at kaya ayaw din namin ibenta o ipaggalaw ni June. Naiisip kasi namin na baka doon sa mismong lupa na yon, nakabaon yung mga botelya o garapon na ginagamit niya sa panggagamot. Mahirap na, diba? Isipin niyo na lang kung may nakawala ulit sa mga nakakulong na nilalang na yon sa may garapon. Magandang araw sa inyo, Sir Seth. Ako po si Lilian. Totoo kong pangalan. Kwento ko lamang ang karanasan namin noong mga panahong nakaratay ang papa ko hanggang sa huling sandali ng buhay niya. Mahirap ipagkalat ito dati. Sabi kasi nila kalokohan daw. Lalo na sa lugar namin, tanging nakakatanda lang yung mga naniniwala sa ganon. Samantalang yung mga kaidaran ko noong mga panahon na yon, hindi na. Nasa late 20s ako nang mangyari ito. Bale asa 50 anyos na si tatay noon. Sustentado namin ng tatlo kong kapatid si tatay pagdating sa pinansyal. May health card pa siya noon na ginagamit sa check-up buwan-buwan kaya naman kampante kami na wala siyang sakit. Hindi tulad ni nanay na nagme-maintenance na noon. Nagtatrabaho pa si tatay noon sa isang welding shop na pag-aari ng namayapa niyang tiyuhin. Tapos ayon, matagal naman na siyang nagtatrabaho doon. Minsan pa sideline, depende sa project. Ayaw din kasi niyang malagi sa bahay at lalo lamang daw siyang magkakasakit o magkakaroon ng sakit. Mga buwan ng Oktubre, nang maramdaman niya yung pananakit ng hita, nanlalamig din ang mga paa niya na sa tuwing napapagod o nasosobrahan ng tayo o lakad ay parang iniipit umano yung mga ugat niya sa singit. Kakatapos pa lamang niya noon ng monthly check-up kaya takang-taka kami noon. Ang ginawa na lamang namin ay pinatingnan ulit namin siya sa mga doktor niya para malaman ang problema, kung may arthritis o kung ano. Sabi lang ng doktor, baka kulang sa bitamina o dala ng katandaan kaya nanlalambot na yung tuhod niya. Bukod sa balot,
Nirekomendahan po siya ng mga B-complex at yung pangontra sa anemia. Sa loob lamang ng 3 araw noon, Sir Seth, ganun kabilis, hindi na makatayo si tatay. Sa loob ng 3 araw na yon, dinala namin siya sa ospital. Ang impresyon ng doktor ay may sakit sa dugo si tatay. Parang sinisira daw ng imunidad niya ang sarili niyang katawan. Parang ganon, napakabilis. Impresyon lang yun ah. Iba pa yung pinaka-final na tingin ng doktor. Kahit anong gawin nilang test kasi parang hindi angkop o hindi kaparehas ng nakikitang sintomas ni tatay sa resulta ng lab. Hanggang sa mangialam na po noon ang kapatid ni Lola, si Nanay Estrella. Nung nabalitaan niya ang biglang nangyari kay tatay ay agad po siyang dumayo sa amin para kamustahin ito. Gaya ng mga matatanda, malakas ang kutob ni Nanay Estrella na hindi ito normal na sakit kaya naman nung nagawi ito sa bahay, may tiningnan siya. Sukat ng daliri sa kamay ni tatay, yung mga mata niya. Hindi po nang gagamot si Lola pero parang alam mo na yung mga kaalaman ng mga matatanda, di ba? Doon niya nakutuban na hindi nga yun sakit medisinal. Ang ginawa niya ay tinanong niya si tatay kung may nakaaway ba ito o nakaalitan noon. Wala naman daw. Tahimik at mabait si tatay. Niminsan ay wala akong maalalang pinalo niya kami nung bata kami o nag-aamok paglasing. Tagahatid pa nga yan ng mga lasing na kaibigan, Sir Seth eh. Pero kahit ganun, Sir Seth, na walang nakaaway o walang nasabing nakaalitan itong si tatay, hindi yun ang rason na nagpapigil kay Nanay Estrella na sunduin ang isang kilalang manggagamot sa lugar nila. Tanda kong punong-puno ng usok noon ang buong kabayan. Insenso ba yon? Kaamoy ng usok sa simbahan kapag may okasyon. Matapos ang pagpapausok sa buong bahay, kinausap si tatay, nanay at si Nanay Estrella ng manggagamot na ito. Nasa tamang edad na naman na sana kami ng mga kapatid ko noon para alamin ang pinag-uusapan nila pero hindi po kami pinapasok sa kwarto. Matapos noon ay narinig ko na lamang na nag-iyakan sila sa loob. Hindi ko man alam ang buong dahilan noong una ay ang pagkakaintindi ko talaga noon. Wala nang lunas si tatay. Siyempre, malungkot diba? Matapos yon, lumabas na sila sa kwarto. Pagkalabas, sir, yung manggagamot, may dala siyang palanggana na puno ng mga dahon ng saging at tipil-lipil. Tapos medyo malansa yon. At kung hindi ako nagkakamali ay meron akong nakitang nakadikit na mga patay na insekto sa mga dahon. Uod, langaw, o yung mga simpleng uod lamang na makikita mo sa mga bulaklak. Hindi ko pa alam kung saan galing at hindi ako lumaki sa paniniwala ng kula mo barang. Ilang araw matapos noon, hindi na umalis si nanay sa tabi ni tatay. Maski kaming magkakapatid, ayaw na rin paalisin kung pwede lang na hindi talaga magtrabaho noon. Dito, kung nung mga unang araw ay hindi lang makatayo si tatay at hindi niya maigalaw ang bewang pababa, ngayon ay hindi na niya magalaw pati ang mga kamay niya at bibig. Tanging ungol lamang ang naririnig namin sa kanya at galaw ng mga mata. Sa mga huling gabi na buhay si tatay, ito yung nakapikit na lamang siya. Na lamang yung sinasagot niya at mahinang pisi lamang ng kamay niya yung response niya sa mga sinasabi namin. Si nanay natulog sa sofa na dinikit sa higaan ni tatay doon. Kami naman natulog sa kanya-kanyang kwarto. Nang gabing yon, nanaginip kami. Kami ng mga kapatid ko. Iisa lamang ang panaginip namin ng gabing yon. Si nanay kasi pagising-gising o hindi na halos makatulog noon gawa ng kinukutuban na nga ito. Bali ito ang panaginip naming magkakapatid. Si tatay, hinahanap namin sa panaginip namin na yon. Boses lamang yung naririnig namin sa kanya. Hanggang sa itong parte na ito ay medyo magkakaiba kami sa paraang nakita si tatay noon. Ang kuya ko, nakita niya si tatay na nakasabit daw sa isang puno. Parang nakabigti pero buhay na buhay. Ang sabi lamang sa kanya ni tatay ay huwag nang mag-alala at mapipigtas na rin yung tali sa leeg niya.
Ang bunso naman namin, napanaginipan niya naman si tatay na nakaupo sa sariling kabaong. Nakangiti lamang daw ito at parang gusto siyang himasimasin sa ulo pero hindi sila magkaabutan. Samantalang ako, yung nakita ko na ata yung pinaka nakakatakot sa aming tatlo. May tatlong pares ng madudumi at sugatang kamay ang nakaakap kay tatay noon. Nakatayo lamang siya sa dilim basta galing yung mga kamay sa likod niya. Nakaakap harap. Hindi rin ako makalapit sa kanya sa panaginip ko na yun pero si tatay kalmado lang. Nung umiti si tatay ay parang bumibitaw sa pagkakakapit yung mga kamay na yon. At doon na rin ako nagising. Naunang nagising ang dalawa kong kapatid. Yug-yug ako ng bunso namin noon sa higaan. Bukas na yung ilaw noon. Yung tatay namin na nakapikit ng ilang araw ay nakadilat na yung mga mata at nakanganga ang bibig. Umihi ito sa higaan niya tapos ay naghabol ng hininga. Maliwanag ang ilaw namin, Sir Seth. Kaya kitang-kita namin kung paanong sa huling paghinga ni tatay ay merong lumabas na hindi lamang isa o dalawa, kundi tatlong bangaw o malalaking langaw sa bibig niya bago siya nalagutan ng hininga. Tumakbo na po kaagad si kuya noon sa mga kamag-anak namin para gisingin ang mga dapat gisingin. Hindi nilayo ni nanay ang tingin niya sa mga langaw. Dumapo pa ito saglit sa may unan, sa tabi mismo ni tatay. Tatlong langaw na magkakatabi-tabi. Pagkatapos ay lumipad ito sa bintana at sabay-sabay na nagsusumiksik sa gilid ng espasyo para makalabas. Napaka-weirdo talaga. Sa burol ni tatay, usap-usapan yung kwentong kulam sa kanya. Lalo na mga matatanda na pilit naming hindi paniwalaan noon. Pero hindi kalaunan ay naibahagi din sa amin ni nanay ang kung anong ang meron noon. Lalo na noong ang sumunod na namatay naman ay ang kapatid ng tiyuhin ni tatay. Etong namatay ay kapatid sa labas ng tiyuhin niya. As in buwan lang ata ang pagitan at biglaan din ang pagpanaw nito sa hindi malamang dahilan. Ang sabi ni nanay, ayon sa manggagamot na tumingin kay tatay noon, binarang nga daw si tatay. Ang nakita ng manggagamot ay itong kapatid ng tiyuhin ni tatay. Siya ang may pakana ng barang na yon. Ang rason, malaki po ang kutob ni nanay na dahil yon sa papeles na nakapangalan kung kaninong pag-aari dapat yung welding shop. Gusto itong angkinin ng kapatid ng tiyuhin ni tatay pero malaki ang naging papel ni tatay para hindi ito mapunta sa kanya. Ang alam ko, si tatay ang nag-asikaso ng lahat ng legalidad noon para mapunta sa mismong anak ng tiyuhin niya. Yung mga ari-arian na yon kaya talagang si tatay siguro ang binalikan. Sakim umano yung tiyuhin na yon, tapos sa hindi pa taga doon. Bagong salta pa at hindi naman ganun kakakilala ng kamag-anak. Basta bigla na lamang lumitaw yon. Hindi din namin sigurado pero mababaw na dahilan eh. Pero sabi ng manggagamot kasi, matapos yung kay tatay ay may pagbabayaran din itong kapatid ng tiyuhin niya. Pero hindi po nagsumbalik si tatay o hindi siya pumayag na ibalik yung barang o kulam na yon. Bali yun din ang rason kung bakit umiyak na lamang sila. Hindi na rin bumalik sa doktor at ipinagpa sa Diyos na lamang ang lahat. Naniniwala po ba kayo sa premonisyon at pagpaparamdam bago mamatay, Sir Seth? Well, sa bagay yung channel na ito, yung nagbibigay buhay sa mga karanasang kababalagan. Kaya isasalaysay ko po ang maiksing karanasan namin noon. Ako si Shane. 20 anyos po ako nang mangyari ito. Tungkol ito sa Tito Jake ko. Si Tito Jake ang pinakabunsong kapatid ng tatay ko. Halos kaidaran lamang po siya ni ate. Walang pamilya kaya happy-go-lucky po gawa ng
Spoiled kasi ni Lolo at Lola at ng mga kapatid niya kaya nagagawa niya yung mga gusto niya. Kahit ganun ay hindi sakit sa ulo si Tito Jake. Tropa-tropa ang tingin niya sa amin at ang cool niya po talagang kasama. Nanlilibre. Madalas yun sir, tinatakas niya kami noong mga panahong nag-aaral pa kami. Sinusundo sa eskwela tapos diretso sa Batsyoyan o kung saang may merienda. Kapag namang tamad kami o gusto ng mga magulang namin na isama kami sa bukid para tumulong sa mga gawain doon, sinasama nila si Tito Jake para hindi kami tamarin o kumbaga sumama kami gawa ng hindi kami laking bukid o hindi kami hiyang doon. Nakakatamad kasi talaga yon. Maarte kami kumbaga. So bali ayun nga. Tandang-tanda ako noon, late 90s, taong 1998, nang pumanaw si Tito Jake. Vehicular accident. Sumemplang yung motor niya sa may daan noon. Bumalibag po siya sa may kanal. At kung hindi ako nagkakamali ay may tinamaan sa likod niya para maging paralisado at biglang nagkaroon ng cardiac arrest. Parang ganon. Naalala ko pa yon kasi isa po akong nurse. Binalikan ko kasi yung mga papel niya na yon kaya medyo naiintindihan ko. Bago yung pagkamatay niya, may mga premonisyon na si Tito noon. Nagrereklamo na siya noon at nagpahilot pa. Kasi lagi na lamang siya nagkakaroon ng masamang panaginip. Yun nga, nagmamaneho siya tapos hindi niya umano mahinto ang motor. Dahil may nakakapit o nakayakap daw sa kanya na hindi niya makita. Pero ramdam niya. Pagkatapos ay bigla na lamang mabablangko yung paningin niya. At pag gumigising siya ay nananakit ang katawan niya. Partikular na yung bandang likuran. Yung likod kung saan siya napuruhan noon. Pangalawang premonisyon, si Lola. Doon kasi namamalagi pa rin si Tito Jake sa kanya kaya yung motor nito ay nakaparada palagi doon. Isang hapon daw, habang nanonood si Lola ng telebisyon ay narinig niya na tumunog yung motor ni Tito Jake. Parang piniga ito. Napasilip pa siya at nakita itong nakaupo sa motor noon. Nakangiti sa kanya. Tapos ay kumuway pa. Tinanong niya kung saan ang punta. Nagsalita daw ito pero hindi marinig ni Lola kasi maingay yung motor na yon. Parang napakisap mata lamang si Lola noon at ayon. Nakita niyang nakaparada pa rin ang motor. Wala si Tito Jake at patay ang sasakyan noon. Noong mga panahon na nakita siya ni Lola sa may motor, ang totoong katawan ni Tito ay nasa plaza. Naglalaro ng basketball kaya napaka-imposibleng makita niya ito doon. Ipinagsawalang bahala niya na lamang ito kasi nga may katarata siya sa mata eh. At nakaschedule siya ng operasyon noon. Itong panghuli naman ay nangyari naman sa pinsan ko na si Julius. Isa din po si Julius sa paborito si Tito Jake. Eto, nagsisi talaga si Julius pero kasi batang-bata pa itong pinsan ko noon. 12 anyos. Malay niya ba sa pamahiin, diba? Sinundo daw siya ni Tito Jake sa eskwelahan noon para dumiretso sa taniman ng kalabasa nila Lolo. Kasi inutusan noon si Tito Jake ng tatay ni Julius na isama siya para makapagkubra. Alam mo naman yung mga kalabasa, diba? Isang tanim, isang bungahan lang na sabay-sabay tapos mamamatay na yung pinakaugat noon. Habang naglalakad daw sila, pahapon, palubugang araw. Mga ganong oras ay talagang kitang-kita mo yung tingkad ng anino mo, diba? Habang naglalakad, sa gilid sila papunta doon sa may taniman ng kalabasa. Hindi maalis ni Julius ang tingin niya sa anino ni Tito Jake na nasa unahan niya lang. Paano ba naman? Yung anino daw niya, parang baluktot. Parang matandang uugod-ugod noon. Ibang-iba sa may tikas ni Tito. O sir, alam naman natin na medyo iba ang hugis ng anino depende sa kung saan tumatama, di ba? Pero parang ibang tao daw talaga. Hanggang sa alisin ni Tito Jake yung sombrero niya. At ganun na lamang ang gulat ni Julius nang parabang nawalan ito ng ulo. Parang nagmukhang pagong yung anino ni Tito Jake na nagtatago yung ulo noon. Tuwid at hindi nakayuko si Tito Jake noon.
Kinumpara pa nito ni Julius ang sarili niyang anino na katabi lamang ng anino ni Tito pero iba talaga. Kung hindi pa daw kumisap si Julius ay hindi bumalik sa normal ang anino ni Tito. Subali ayun nga, wala namang mag-aakala talaga na may masamang mangyayari sa kanya. Talagang nalungkot kami noon. Totoo man o hindi ang mga premonisyon, kayo na ang bahalang musga. Pero kung pagbabasihan ang mga huling araw ni Tito sa mundo, yung mga premonisyon na iyon ay talagang may mga bagay pa rin na hindi natin mapaliwanag. Hi sir. Tawagin niyo na lamang po akong Jonah. Isang dating guru sa may Parañaque pero wala pang 30 anyos ay tumigil na ako sa pagtuturo. Medyo naging magulo po kasi yung karanasan ko sa pagtuturo. Hindi ko na ikikwento gawa ng ayoko namang siraan ang profesyon ko, lalo na yung proseso ng mga eskwelahan. So bali ito na. Ang rason kung bakit ako nagdesisyon na bitawan din ang profesyon ko ay dahil sa aking pinagkatiwala ng mga kapatid ko ang negosyo ng mga magulang ko. Unang pumanaw si Mama. May cancer po kasi siya noon. Ito din ang naging dahilan kung bakit napabayaan ni Papa ang sarili niya. Inom ng inom, kain ng kain. Nagpapakamatay ata. Sa loob ng maraming taon na hindi namin siya napigilan sa ginagawa niya at wala kaming ginawa kundi mag-shifting na lamang sa pag-aayos ng negosyo para lang hindi bumagsak. Nagkaroon ng sakit si Papa. Pero lumabas yung sakit niya na ito kung kailan nagsisimula na siyang huminto noon. Ang sabi niya sa amin, Sir Seth, kaya din daw siya huminto kasi madalas daw niyang napapanaginipan si Mama na kapag hindi daw siya titigil ay kukunin siya. Kung kailan ngang inunti-unti niya naman ay nagsilabasan na talaga ang sakit niya noon. Nagkaroon ng kidney stones, nagka-problema sa prostate hanggang sa lumala ito. Nagkaroon ito ng kidney failure, na-impeksyon pati yung liver o atay niya. Dito ay walang gabing hindi siya nagre-reklamo. Umabot pa sa puntong lahat na ata ng litrato ni Mama sa bahay, kung hindi nakatalikod ay nakataklob at nakatago. Takot na takot si Papa sa mukha ni Mama dahil sa palagi siyang binabangungot noon. Ewan ko ba sir, pinapasama daw siya ni Mama. Eh kami naman, wala naman kaming nararamdaman na kung ano at saka nakakalungkot lang din. Sabi naman ng doktor, posibleng epekto lamang daw yun ng bigla ang pagtigil niya ng alak. Kumbaga nasa sistema na niya ang alkohol eh. So bali ayon. Lumala si Papa hanggang sa sabi ng doktor, bilang na lamang yung araw niya. Kahit ipa-dialysis pa siya, maliit ang tsansa noon. Ayaw ni Papa na i-dialysis din. Parang dumating yung puntong sinukuan niya na rin ang sarili niya noon. Ilang buwan siyang nakaratay. Ilang buwan siyang pabalik-balik sa ospital. Ilang araw bago siya tuluyang na comatose at hindi na makausap ay kinausap niya po kaming magkapatid. Sabi niya, hirap na hirap na daw siya at sa susunod na magpapakita ulit si Mama, sasama na siya. Kami na daw yung bahala sa maiiwan noon. Siyempre iyakan pero wala eh. Nagpatawag na rin siya ng magpapadasal noon. Gusto niya kasing madasalan na gising pa siya. Kinausap po siya ni Lola noon sa mother side ko na matapos basahan ni Lola ng berso, sinabihan niya si Papa na wag lamang daw pagbasihan na makikita niya si Mama para sumama. Basta kung saan ang liwanag ay sumama siya. Hanggang sa iyon, nakomatose na ito. Sinunod din namin siya sa kagustuhan niyang sa bahay pumanaw, sa pwesto ng higaan kung nasaan nabawian ang buhay si Mama noon. Hanggang sa mangyari ito, wala akong abilidad makakita ng kung anong kababalagan o mga bagay na hindi nakikita ng normal na tao. At hindi ko rin maintindihan kung bakit sa aming magkakapatid na hindi ko naman masasabing ako ang paboritong anak,
ay ako ang nakakita ng kamangha-manghang bagay sa higaan ni Papa habang naghihingalo siya. Bandang alas dos ng hapon noon, mabigat na ang paghinga niya. Lahat kami ando na. Kinakausap siya na okay na, magiging maayos na. Kung gusto na niyang makasama si Mama, pwede na. Tinanong pa nga siya ng kapatid ko noon kung binibisita ulit siya ni Mama eh. Pumisil ito sa braso niya ng dalawang beses. Yun yung way namin ng pagko-communicate sa kanya kung oo o hindi. Yung dalawang pisil, ibig sabihin ay oo. Malinaw ko lamang din na hindi nasa deep coma si Papa. Responsive pa rin siya pero sa pandinig lamang at paggalaw ng kamay. Sa mga huling paghinga niya, meron akong nakita noon na nagpatayo talaga sa akin sa kinauupuan ko. Mula sa bibig ni Papa ay merong lumabas na usok noon. Bilog ito. Siguro ay kasing laki ng bola ng pingpong. Hindi ko masasabing maliwanag pero puting usok lamang siya na alam mo yon. Parang nasa loob ng isang lobo na transparent. Pagkalabas noon o pagkaangat ng bibig o mukha ni Papa ay may kasunod ito na parang buntot na nakadikit pa sa katawan ni Papa noon habang paangat yung usok na bilog na ito. Umangat ng umangat yung bilog na usok na sigurado akong ako lang ang nakakakita noon. Tapos yung buntot nito na nakaguhit at nakadikit pa sa katawan niya. Nung naputol ay parang sumabot yung bilog na usok na yon, na parang usok sa Yossi na binuga bago nawala. Umiyak na ako noon. Para bang naintindihan ko na wala na. Yun na sir, bumitaw na yung kamay ni Papa sa kapatid ko. Si Lola paulit-ulit na sinabing wala na, wala na. Bali yun po, nag-iyakan na kami noon. Inisip ko na lamang noong mga panahon na yun na baka may kailangan si Papa sa akin. Baka may hindi siya sinabi na gustong ipahiwatig sa akin noon. Kaya naman noong sinabi ng mga kapatid ko na ako na muna yung bahala sa naiwang negosyo, hindi ako nagdalawang isip na akuin na ito. Doon ko na rin binitawan yung propesyon ko. Ako si Raylene, tubong Lubao, Pampanga. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari pa noong 1999. Ito ay hango sa tunay kong karanasan, Sir Seth. Dito sa lugar namin hanggang sa panahon ngayon ay marami pa rin nagtitinda ng mga bulaklak ng Sampaguita at Camilla. Marami mga ganitong bulaklak sa barangay namin kaya naman karamihan sa mga residente rito ay ginawa na itong hanap buhay mula sa pamimitas, pagtutuhog at pagtitinda. Nung araw, sumasideline kami ni Mama sa pamimitas ng Sampaguita. Tandang-tanda ako yon. Grade 4 pa lamang ako noon pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin yon nakakalimutan. Bali 5 piso lamang ang ibinabayad nila sa amin kada isang tabo ng mga napitas naming Sampaguita. Kaya naman madaling araw pa lamang ay nagpupunta na kami sa taniman para maunahan yung iba pang mamitas. Yung malawak na taniman ng Sampaguita ay malapit lang po sa paaralang elementarya ng aming barangay noon. Sa totoo niyan, sa mismong likuran pa ng eskwelahan kami dumaraan ni Mama dahil iyon ang pinakamalapit na daan. Mas gusto kasi naming mag-shortcut doon para mas mapadali ang pagdating namin sa lugar. Nang panahon kasing yon, talaga namang paunahan talaga. Yung mga kapitbahay nga namin, alas stress pa lamang ng madaling araw ay nagpupunta na roon. Ika-13 ng Marso, taong 1999, eksaktong alas 4 pa lang ng madaling araw, naglalakad na kami ni Mama papunta sa Sampaguitaan. Nang makarating kami sa tapat ng eskwelahan, napatingin ako sa nakabukas na bintana ng silid-aralan ng mga grade 5. Katabi lamang ito ng classroom namin. Nagulat ako, Sir Seth.
dahil may nakita akong nakatalikod na guro sa loob ng classroom. May awak pa nga itong libro at mahabang stick noon. Naramdaman ko na lamang na biglang humigpit ang pagkakahawak ni Mama sa kamay ko. Napatingin ako sa kanya. Doon ay nakita ko siyang nakatingin sa direksyon kung saan ako nakatingin noon. Tinanong ko siya kung nakikita rin ba niya yung guro na nakatayo sa loob ng classroom. Tumango lamang siya. Saka na niya hinila yung kamay ko. Napansin kong biglang bumilis yung lakad niya at lumaki ang mga hakbang niya noon. Para bang madaling-madali siya. Nang makalagpas na kami sa eskwelahan, tinanong ko kay Mama kung bakit para bang takot na takot siya noon. Doon na niya sinabi na hindi raw pangkaraniwang guro yon, yung nakita namin. Kung hindi umano siya nagkakamali, isa na lamang yung multo dahil wala umanong guro na papasok ng ganun kaaga. Isa pa, araw ng Sabado yon, kaya napaka-imposible raw talaga kung may teacher na papasok. Nagtaasan ang mga balahibo ko matapos kong marinig ang paliwanag ni Mama. Doon ko lamang napagtanto na tama nga naman ang sinasabi niya. Bagay na hindi ko kaagad naisip nung una. Pasado alas 8 na nang matapos kaming mamimitas ng sampagita. Pauwi na kami noon. Nang mapadaan muli kami sa eskwelahan. Nakita naming sarado yun dahil wala namang pasok. Hindi na rin namin nakita yung guro kaya naman lalong tumindi ang hinala ni Mama na isa nga yung multo. March 15, 1999. Araw ng Lunes. May pasok na kami at nataon na cleaners kami. Nag-uwian na ang halos lahat ng mga estudyante. Kami na lamang ng mga kagrupo ko ang natira noon. Habang naglilinis kami, may narinig kaming ingay mula sa kabilang room. Ang grade 5A classroom kung saan nakita namin ni Mama yung guro ng madaling araw. Ang buong akala namin, kaya maingay roon ay dahil may mga katulad pa naming estudyante na naglilinis. Hinayaan lang namin yon. Nagpatuloy kami sa paglilinis. Maya-maya pa, bigla kaming nakarinig ng boses na umiiyak. Napakalakas nun kaya naman dinig na dinig namin. Tumakbo palabas yung class president namin para silipin kung sino yung umiiyak na yon. Isa-isa na rin kaming naglabasan ng mga kaklase ko. Laking gulat namin nang makitang nakalak ang pinto. Akala namin ay may isang estudyanteng ikinulong doon. Hanggang sa mga oras na yun kasi patuloy pa rin ang iyak na yon. Palakas pa nga yun ang palakas eh. Tumakbo papunta sa likod ang kaklase namin na yon. Sumilip siya ron sa bintana na palaging nakabukas. Hindi na kasi yun na isasara dahil sira na. Gayon na lamang ang pagkagulat namin nang biglang sumigaw yung kaklase namin na yon. Napatakbo tuloy kami papunta sa kinaroroonan niya. Nakita namin na putlang-putla siya habang nanginginig sa takot. Ni hindi siya makapagsalita ng maayos. Basta tumutulo lamang ang mga luha niya habang patuloy na nanginginig pati ang mga kamay niya. Nag-alala kami sa kanya at syempre may halo na rin kaba noon. Hindi namin alam kung ano ang nakita niya sa loob ng classroom kaya naman paulit-ulit namin siyang tinatanong. Ang bahay ng kaklase kong yun ay nasa katapat lang ng eskwelahan kaya naman minabuti naming lahat na ihatid siya sa kanila. Agad kaming sinalubong ng nanay niya at nag-aalala nitong tinanong si Kevin kung ano ang nangyari dahil hindi pa rin ito makapagsalita. Pinainumunan niya ito ng malamig na tubig at doon palang unti-unting nahimasmasan si Kevin. Magkahalong gulat at matinding takot ang naramdaman namin nang ikwento niya ang kanyang mga nakita sa loob ng silid-aralan. Anya, may nakita raw siyang estudyante na nakasukob sa desk. Nang iangat umano nito ang ulo niya, nakita raw niya na lumuluha ito ng dugo. May mga malalalim na sugat din ang naaagnas nitong mukha. Sa harapan naman ng bata ay may isang guro na walang ulo. May dala umano itong duguan na stick at mga lumang libro noon. Pagkurap daw ni Kevin,
nakadungaw na sa bintana yung estudyanteng nakita niya. Nagtama pa ang mga mata nila, kaya naman doon na raw siya napasigaw noon. Habang ikinikwento yun ni Kevin ay kinilabutan kaming lahat. Nung una, halos hindi pa makapaniwala ang nanay niya pero nang banggitin ko sa kanila ang tungkol sa teacher na nakita namin ni Mama, doon na talaga sila naniwala na may multo nga roon sa silid-aralan na yon. Kinabukasan ay hindi nakapasok si Kevin dahil inaapoy umano siya ng lagnat. Nagpunta rin sa eskwelahan ng nanay niya para ipaalam ang nangyari sa kaklase namin. Kinausap din niya ang adviser ng mga grade 5A noon. Nakakalungkot man pero hindi naniwala sa kanya ang teacher kaya naman ipinatawag niya ako para ikwento ko rin yung nakita namin ni Mama. Ayaw pa rin itong maniwala. Hinayaan na lamang namin yon. Sinabihan pa niya kami na kaya raw nakakakita kami ng mga ganong guni-guni ay dahil kulang umano kami sa pananampalataya. Nakita kong nagtimpi lamang ang nanay ni Kevin dahil kahit papano'y iginagalang pa rin niya ang guru na ito. Habang ako naman ay tahimik na bumalik sa classroom namin. Nang malapit ng mag-uwian, sa tansya ko ay mga alas 3:30 noon. Nagulat kami at sabay-sabay kaming napadungaw sa bintana nang may marinig kaming sigawan. Nakita na lamang namin na tumatakbo palabas ang lahat ng estudyante sa kabilang room. Sa itsura nila ay halatang takot na takot sila. Kasama na rin tumakbo palabas ang mismong adviser nila. Bakas din ang takot sa mukha nito. Dali-daling lumabas si Ma'am para tanungin kung ano ang nangyari. Naglabasan na rin ang iba pang mga guro at ilang pang mga estudyante. Gayon na lamang ang pagkagulat namin nang makita ang isang estudyante na nagwawala. Ibinabato niya ang kahit na anong mahawakan niya. Kahit na malaking bato pa at ang mga mabibigat na desk. Ayon sa guru nito, ay bigla na lamang daw itong nagkaganon. Kitang-kita rin umano nila na biglang naging purong itim ang mga mata nito. Kasabay noon ang pagluha niya ng dugo. Pagkatapos ay hindi na nila ito maawat pa. Binasag nitong ilang mga jalousy sa bintana. Ibinalipag din niya ang isa niyang kaklase kaya naman nagtakbuhan na palabas yung iba noon. Dahil malapit lamang sa simbahan yung school, agad na nakapunta roon ang janitor ng paaralan. Tinawag niya ang pari dahil marami nang nagsasabi na baka nasapian yung estudyanteng yon. Makalipas ang ilang minuto, dumating na nga ang pari. Bagay na ipinagpasalamat ng lahat. Limang mga lalaking guru na yung may hawak sa estudyante pero hindi pa rin nila ito maawat. Lalo itong nagwala nang magsimulang magdasal ang paring yon. Nang bisikan siya ng holy water, saka lamang ito kumalma, biglang nanghina at nawala nito ng malay. Dahil sa pangyayaring yon, naniwala na sa sinasabi namin yung guro. Siya pa mismo ang nagsuggest na pabindisyonan muna yung classroom na yon. Sa katunayan, habang binibindisyonan ng pari ang loob noon, bigla na lamang nahulog yung dalawang jalousy ng bintana kung saan namin nakitang nakatayo ang multong guro. Nakapagtataka dahil wala namang dahilan para mahulog yon. Wala namang gumalaw yon at hindi rin naman malakas ang hangin. Sa awa ng Diyos, matapos mabindisyonan yon, wala na kaming nabalitaan na nagparamdam doon. Hanggang dito na lamang ang maibabahagi ko, Sir Seth. Maraming salamat sa pagbibigay ng oras mo. Magandang araw sa inyo, Sir Seth, at syempre sa mga masugid mong tagapakinig. Bago ko ibahagi ang mga karanasan ko ngayon, gusto ko lamang pong ipaalam na ako yung sender ng Lola Goyeng, yung may dalawang parte. Ako rin po yung sender ng Aswang sa Caloocan. Bale, yung Aswang sa Caloocan, kung napakinggan niyo yon, ay may nabanggit akong batang multo doon. Yun po ang ibabahagi ko ngayon sa inyo. Bago tayo mapunta doon,
Nais ko munang ipaalam na bago ako nagkaroon ng third eye ay nagsimula po yan ng gamutin ako ni Lola Goyeng. Parang binigyan niya ako ng kung ano-ano at ng orasyon tungkol doon. At mula nga noon, nalaman ko ang kwento ni Lola. At sa edad ko na yon na 16 na taong gulang, binata pa, wala pa akong insomnia ng mga panahon na yon. Magmula nang maging aktibo yung third eye ko, ay doon na nagsimula ang lahat ng kababalaghan sa buhay ko. Yung tipong umaga na ako nakakatulog. Unang karanasan ko ay nang lumuwas ako sa Laguna. Nagamit ko yung kakayahan na ito sa trabaho ko. Ang trabaho ko doon ay room attendant sa Santa Rosa. Malapit po ito sa Paseo. Ang kwarto po doon ay 12. At sa mga kwarto na yon, ang may mga nakatirang nilalang mga nagpaparamdam o elemento ay nasa pang-8 kwarto. Nagsimula ang unang karanasan ko nang may pumasok na customer, magsyota sila noon. Mag-iisang oras na sila sa loob nang biglang bumaba yung magsyota at sabi ng lalaki ay may naririnig daw siya na iyak ng isang babae sa banyo. Sa takot na magsyota, pinakuha na lang nila sa akin ang mga gamit nila. Pag-akit ko sa kwarto na yon, nakita ko sa banyo ang babae. Nakatalikod ito at umiiyak. Nilapitan ko ito at hahawakan ko na sa balikat pero bigla na lamang itong nawala. Sa mga sumunod na araw, merong pumasok na lalaki, mag-isa lang. Nagulat ako kasi sa dinami-dami ng pumapasok ay siya lang ang solo kumbaga. Maya-maya pa, umorder ito sa akin ng pagkain at nagpakuha siya ng 2 baso at kutsara, 2 pares. Kaya nagulat ako. Nang paakyat na ako sa kwarto na inupahan, may narinig akong boses. Babae po yon. Napatingin sa akin ang lalaki, sabi niya sa akin, "Nakikita mo ba siya?" Sumagot ako ng, "Opo sir, si ma'am po. Swerte niyo po at napakaganda ni ma'am." Tumawa ito sabay sabi sa akin ng maswerte daw ako kasi siya daw hindi niya nakikita pero nararamdaman niya lang ito. Sinabihan ako ng customer na yun na kung pwede ay samahan ko siya at kung maaari ay sabihin ko kung ano yung nais pa iparating nito. Hindi ako pumayag. Pero sinabi ng customer na bibigyan niya daw ako ng malaking tip para doon. Kaya napapayag ako. Bali ang nangyari ay magkaharap sila at ako naman po ay nasa gilid ng mesa kung saan sila magkatapat noon. Sa totoo lang, naiiyak ako ng mga panahon na yon kasi naaawa ako sa kalagayan nila. Sinabi ko sa lalaki yung nais sabihin ng nobya niya. Sabi ng babae, maghanap na ng iba si sir kasi bata pa daw ito at hindi daw pwedeng huminto ang mundo dahil sa kanya. Sinabi ko yun sa lalaki na customer ko. At yun, pati ako nadamay sa iyakan. Ang pinakahuling inkwentro ko sa mga kwarto doon ay yung sa room 12. Yun yung kwarto na ewan ko ba kasi kabilin-bilinan ng boss ko na hindi daw pwedeng ipagamit. Kahit ganoon, nasa sa akin pa rin po ang susi noon. At isa pa, halos ako na din ang nasusunod doon. Kumbaga ay room attendant ako at biglang taas ng posisyon ko. Ayun, naging manager. Kaya ako na ang panayutos doon. So maiba ako. Puno na lahat ng kwarto noon. Tanging yung room 12 na lamang ang natitirang bakante ng gabing yon. May biglang customer na gustong pumasok. Sabi ko, "Punuan na kami sir. Mahanap na lang po kayo ng iba." Sabi ng customer sa akin, baka daw pwede kahit 15 minuto lang. E ang mahal pa naman ng kwarto namin. 3 hours, 4.50. Pinaliwanag ko sa customer na once na pumasok siya sa kwarto, same pa rin yung presyo. Ganun na ganun pa rin yung babayaran. Pumayag naman ito. Siguro talagang gigil na siya sa kasama niya eh. So ayun na nga, i-assist ko na ito. Sabi pa nga ng mga kasamaan ko, bakit ito pinapapasok ko eh, mahigpit na pinagbawal yun ni boss. Chinek ko naman yung room 12 na yon bago ko sila pinapasok. Malinis naman ito. Pero hindi ko alam kung bakit mabigat ang pakiramdam ko doon. Mukhang hindi ako tatagal doon ng kahit 5 minuto lang.
Pinaakit ko na yung magjowa. Siguro mga 8 o 10 minuto pa lamang, nagmamadali na yung dalawang customer na bumaba. Sabay sabi sa akin na hindi mo naman sinabi, Brad, na may kung ano pala doon. Grabe, nakakatakot. Yung sukli ng 1,000 sa'yo na. Agad akong nagtungo sa room 12 na yun para hanapin yung nakakatakot na sinabi. Pagkapasok ko sa kwarto, agad na nagsara yung pinto. Yun ang kauna-unahang beses kong nakasalamuha ang black lady na yon. Sabi nila pag nakita mo daw yon, delikado ka na. Naimatay ako noon. Pagkagising ko, andun na ako sa office na kahiga. Sabi ng mga kasamahan ko ay katok daw sila ng katok. Kinuha na nila yung susi kasi nakalak. At pagpasok umano nila, nakita nila akong walang kamalay-malay. Mga 1 linggo akong nilagnat noon. At pagkatapos noon ay pumunta na ako ng Caloocan. Nang mga panahon na ito, may asawa o nakapag-asawa na po ako at nagkaroon ako ng 2 anak. Ang inupahan po namin noon ay halagang 3-5, malaki at up and down. Yung mga panahon na to, sanay na akong makakita ng mga kung ano-anong nilalang at nagsimula akong makilala ang batang multo na yon. Kagaya ng kwento ko sa aswang sa Caloocan. Alas 6 na ng gabi noon, naiwan sa akin ang 1 kong anak. Yung 2 anak kong babae na sa 6 years old ito na mga panahon na yon. Yung asawa ko o yung ex-wife ko, kung tawagin, nasa lakwatsyahan at malamang nasa bingguhan o tong-itan ng mga panahon na yon. Kaya ako nga hiniwalayan gawa po niyan. Nakahiga ako noon sa kama sa unang palapag. Habang yung anak kong 2 na naiwan sa akin ay naglalarong mag-isa sa may hagdan sa 2 baitang lang. Nakapikit ako noon. Habang nagpapahinga, galing din po kasi ako sa trabaho ng mga panahon na yon. Construction worker. Narinig ko ang anak ko na may kausap noon. Sabi niya, Luca, laro tayo dito sa baba. Tapos ay nagsalita ulit ito ng hindi yan magagalit si Papa. Mabait yan. Akong bahala sa iyo. Naisip ko noon na baka nag-i-imagine lamang ito na may kalaro siya. Kasi madalas naman ganun eh. Lalo na sa mga bata, di ba? Naririnig ko na itong tumatawa sa may sabing anong pangalan mo. Tanong niya sa kalaro niyang multo. Hindi pa rin po ako dumidilat ng mga panahon na yan. Nakikiramdam lamang ako. Nang biglang sabi ng anak ko na ayoko dyan sa taas, magagalit sa akin si Papa. Doon na ako napadilat. At sa pagdilat ko na yon, tumambad sa akin ang maputlang braso ng bata na hawak-hawak ang kamay ng anak ko. Nilapitan ko ito at sinabihan ko na, "Hoy, tumigil ka. Hindi ako natatakot sa iyo. Gusto mo, paluin kita." Bigla na lamang po itong nawala pagkasabi ko ng ganon. Tapos yung anak ko po ay biglang umiyak. Pinatulog ko siya noon. Pagdating ng nanay niya na lakotsera, nadatnan niya kaming mag-ama na tulog. Nagulat ako sa sampal nito sa akin sabay sabi na, "Ang taas ng lagnat ng anak mo, hindi mo pa alam." Nagulat din ako kasi nang tulog kami, wala naman itong lagnat. Agad ko itong pinunasan ng maligamgam na tubig at pinainom ng gamot noon. Kinaumagaan, nagtanong ako sa mga kapitbahay o sa mga marites sa labas kung anong history ng bahay na inuupahan namin. Sagot ng 1 marites, may mag-asawa daw dati dyan na may anak na babae. Yung lalaki nasa trabaho at yung babae naman daw ay namamalengke tapos inilak nila yung pintuan. Yun nga, nagkasunog kaya na iwan daw ang anak sa loob noon. Biglang dating yung may-ari ng bahay kaya tumigil ang mga marites sa kwento nila. Sabay iniba yung istorya. Napakamot na lamang ako sa ulo noon. Pero kung mapapansin talaga, makikita mo sa bandang gilid ng bahay ay may bakas nga ng sunog dito. May mga parang uling pa nga na hindi nabura at hindi na inabot ng pintura. Kinagabihan, as usual, wala na naman itong dating asawa ko. Malamang nasa bingguhan ulit ito. Ang buong akala ko ay bit-bit niya lahat ng anak ko. Nang may narinig akong umiiyak sa taas noon, hinahanap ko ito
at natagpuan ko ang iyak sa loob ng aparador. Pagkabukas na pagkabukas ko ay nakita ko ang batang multo. Umiiyak ito. Pilit na inaabot niya ako. Yung tipong gustong magpakarga. Hindi ko alam, parang naging ama talaga yung pakiramdam ko noon. Binuhat ko ito. Sabi ko, huwag ka nang umiyak, dito na si Papa. Pagkababa ako ng hagdan ay nawala na lamang ito sa pagkakakarga ko. Maya-maya pa, sa hagdanan ko na naman ito nakitang umiiyak. Sabi ko, anong problema mo? Ang sagot nito ay hinihintay niya umano ang mama at papa niya. Tinanong ko ito kung ilang taon na siya at anong pangalan niya. Sabi niya, 7 taong gulang na daw siya at ang pangalan niya ay Jenny. Tinanong ko ito kung bakit hindi siya sumama kila mama at papa niya nang umalis ito. Ang sagot niya sa akin, hindi daw siya makalabas kasi daw malakas ang apoy at nakalak umano ang pintuan. Pinipilit niya umano na buksan pero hindi niya daw kaya, kaya tawag daw siya ng tawag, wala naman daw sumasagot sa kanya. Hanggang sa nakatulog daw siya at pagising niya ay wala na daw apoy at hinihintay niya daw ang mama at papa niya hanggang sa mga panahon na iyon. Nalungkot talaga ako nang marinig ko ito sa kanya. Yung tipong akala niya buhay pa siya pero pinaliwanag ko sa kanya na patay na. Hindi niya ako maintindihan kaya sabi ko sa kanya, sumama ka sa akin sa labas. Hindi daw po siya makalabas, Sir Seth. Talagang hanggang pinto lang talaga ang abot niya kung saan siya namatay noon. Nag-insenso kami ng gabi na yon at ipinagdasal ang kaluluwa ng bata. Makalipas ang ilang buwan, pagkapanganak ng asawa ko o ex-wife ko, lumipat na kami sa Laguna. Hanggang dito na lamang po, Sir Seth. Maraming salamat po. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Unang-una sa lahat, nais ko lamang pong magpasalamat sa mga kwentong ibinabahagi ng mga senders mo. Actually, lahat kayo mga narrators ay gusto kong pasalamatan dahil pastime ko po ito sa trabaho. Isa akong senior manager sa isang back office account sa isang kumpanya. At dahil sa posisyon ko ay meron akong sariling opisina na solo ko lang. Maliit lamang siya pero syempre nakakaburyo kapag wala kang meetings, wala kang kausap na kliyente o yung mga constituents mo. Kaya nga isang mga horror sa mga pinapakinggan ko, pampalipas sa oras na rin. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw ko na igay. May 2 anak. Ang panganay ko ay anak ko sa pagkadalaga. Syempre magtataas kilay yung mga listeners kung bakit kailangang ibahagi ko yung parte na to, diba? Konektado po kasi ang pagkakaroon ko ng anak sa pagkadalaga sa kwentong ito. Galing po ako sa may kalakihang pamilya. Anak din po ako sa 2 asawa ni Mama dahil ang una ay maagang pumanaw. Pero meron din po siyang mga anak doon. Kahit ganun man, hindi po naging issue sa amin o hindi pinanggagalingan ng away ang pagiging mga half-brothers and half-sisters namin. Masasabi kong may kaya ang mga magulang namin. Masisipag at matyaga tsaka mga utak negosyante. At ako, bilang pinakabunso sa mga babae. Ayon. Hindi naman sa kaladkarin ako nung kadalagahan ko, no? Hindi naman ako nagpapadali kung kani-kaninong lalaki pero sabihin natin na medyo liberated ako. Kung saan may party, kung saan may sayawan, andun ako. Minsan lasing ako magdamagan. Good thing naman yung mga kasama ko, palagi yung mga kabarkada kong babae na ang isa pa ay kakunsyaba yung tatay sa paghatid sundo sa amin para makasiguradong nasa maayos kaming umuwi noon. Inabutan ko pa kasi, Sir Seth, ang mga panahon na kapag nakita ka na may kasamang lalaki, kumbaga i-judge ka kaagad, kaya ganoon. Pero sa bar naman kapag sayawan, nakikipaghalubilo naman kami sa kanila. Hanggang sa makapagtapos ako sa kolehiyo, ganun pa rin yung habit ko, bar hopping. Dito, nakilala ko si Mar. Sakto ang taas, moreno tsaka matikas.
Nakilala ko siya sa mutual friends namin sa isang party. Hindi siya mahilig sa mga ganong sayawan gawa nga ng galing daw ang pamilya nito sa isang probinsya. Hindi ko na po sasabihin kung anong probinsya. Konektado din kasi ito sa karanasan ko. Bale, malayong kamag-anak siya ng isang mutual friend at talagang nasama lang para kumbaga makita ang adjustment sa Maynila. Simple lang manamit si Mar. Mahilig sa planes pero medyo may pagka-probinsyano pa rin yung sapatos kasi medyo semi-formal. Kahit na casual party naman pero okay din. Nadadala niya naman yung mga sinusuot niya. Nakuha niya kasi ang atensyon ko gawa ng among sa mga tao sa crowd. Siya lamang yung hindi gaano kagumagalaw noon. Nakaupo lamang sa gilid at nagmamasid. To cut it short, nagkamabutihan kami at sa iksi ng panahon, naging kami noon. Maayos naman, habang nagre-review ako noon, hinahatid sundo niya ako sa review center ko. Minsan tumatambay ako sa kanila para dun mag-review. Hanggang sa isang araw, Sir Seth, pinagbawalan na ako ni Mar na pumunta sa kanila. Pansamantala lamang daw yun kasi masikip sa bahay nila gawa ng may mga dumating na mga kamag-anak. Dito, bihira niya na akong sunduin. Halos isa o dalawang beses sa isang linggo na lamang kami kumagkita noon. Hindi ko iniisip yung problema kaagad kasi nga mas inuuna o nag-focus ako sa review noon. At iniisip ko rin na baka abala siya sa mga bisita nila. Wala din naman kasi kaming gaanong ka-mutual friends kasi kung babalikan niyo nga kung paano kami nagkakilala eh, di ba? Malayong kamag-anak ng isang mutual. So hindi talaga ganun kadikit ang mga kaibigan namin noon. Lagi din niyang sinasabi sa akin na siya na lamang daw yung pupunta sa amin kaya wala namang naging issue noon. Hanggang sa isang araw, nagising ako na may pamamanhid yung kita ko. Parang napupulikat. Napakasakit. So bali ang ginawa ko ay inapa ko sa pader yung sakong ko kasi ganun naman ang sabi nila eh. Kapag napulikat ka habang nakahiga, gawin mo yon. Habang ginagawa ko yun, Sir Seth, bigla akong naramdaman na mula dun sa hita kung saan ko naramdaman yung pulikat na yon. Parang may gumapang sa laman-laman ko. Parang uod na bumaba mula nga dun sa hita ko na yon. Papunta sa binti, sa paa, sa mga daliri. Napakabagal ng paggapang na yon. Kapag kinapa ko, wala naman. Sinusubukan kong hulihin pero sa tuwing hinihimas ko yung parte kung saan siya gumagapang ay humahapdi yung parte na yon. Nang makarating na yun sa sakong ko, dun ako nakaramdam na parang may tumutusok-tusok sa apakan ko na siyang dahilan para maiwas ko dun sa pader yung paa ko. Pagkatapos nun, isang mahapdi na pag-ihi ang pakiramdam ko. At pagkaihi na pagkaihi ko, Sir Seth, mangitim-ngitim na naninilaw yung lumabas noon. Hindi ko pwedeng makalimutan yon. Napakahapdi. Aakalain mong toyo na nahaluan ng mantika at kulay at lapot. Yung ihian ko tsaka yung tiyan ko sumakit na lamang bigla. Bumaba ako noon mula sa kwarto. Wala yung mga magulang namin. Yung mga kapatid ko na matatanda na sa trabaho na. Mga wala pa din kasing asawa yung mga yon. Ang mga nandun lang ay yung mga kasambahay naming dalawa. Si Manang Lusing na matagal nang nandun. Yaya pa yun ang sumunod sa akin na bunso at si Ate Lisa na matagal-tagal na rin sa amin na kamag-anak din ni Manang Lusing. Pumunta ako sa may kusina para uminom ng tubig noon. Pero yun nga po, nakita kaagad ni Ate Lisa yung shorts ko. Puti ang shorts ko noon at hindi ko ramdam o wala akong nararamdamang pag-ihi pero may mga itim na mantsa o tilamsik na nandoon. Pinaupo nila ako at hindi ko ramdam. Namamanhid yung mga paa ko pero ayon sa kanila ay nanginginig na daw ako noon. Nawalan ako ng malay. Mabuti na lamang at noong mga panahon na yon, yung isa sa parang on-call na driver po namin na nakatira lamang sa kabilang compound, Bakate. Kaya nadala ako kagad-agad sa ospital. Tatlong araw akong nasa ospital, Sir Seth. Under observation. Yung dumi o yung itim na likido na nakuha sa akin, hindi umano pang karaniwan.
hindi makikita sa loob ng katawan kahit na may abnormalidad man o may sakit ang tao. At saka isa pa, noong tinest nga po yung parte ko na yon, walang nakita. Pero syempre, tiningnan nila kung may impeksyon. Sa tatlong araw ko sa may ospital, isang beses lamang akong dinalaw ni Mar, yung pangalawang araw. Ang sabi niya magpagaling lamang ako mga ganon. Binantayan lamang ako buong maghapon tapos noong gabi ay umuwi na rin ito. Sa loob ng tatlong araw din Sir Seth, may mga kakaibang nararamdaman ng pamilya ko na siyang nagbigay sa kanila ng hinala na hindi ito simpleng sakit lang. Si Mama, tubong Batangas po. Si Papa naman, tubong Davao. Lalo naman si Naman ng Lusing at Ate Lisa na parehas tubong Leyte. Subali ayon, ang unang karanasan ay nangyari sa pangalawa na bunso. Tawagin na lamang natin sa pangalang Andrew ito. Bali sila pong mga minor noon. Yung mga kwarto nila magkakatabi sila tapos walang banyo sa loob noon. Sa CR sila sa labas ng kwarto sa second floor ng bahay. Kailangan nilang lumabas ng hallway. Samantalang kaming mga medyo may edad na, nasa room kami na may kanya-kanyang CR. Subali itong si Andrew, lumabas noon isang madaling araw para magbanyo. Gawa nga nang wala ako sa bahay at nakagawian na talaga namin na hindi mag-lock ng pinto unless nagbibihis. At kapag wala kami ay hindi dapat yung nakasarado. Nadaanan ni Andrew yung kwarto ko. Ganun na lamang daw ang pagtataka niya nang marinig daw ako doon. Nagsasalita na parang may sinasabi. Pabulong. Sinubukan niya akong silipin kung anong ginagawa ko at kung paano ako nakauwi ng ganong oras pero wala siyang mahagilap na tao. Sinubukan niya pa akong tawagan. Medyo close kasi kami noon at alam niya naman na pagbukas kwarto ko, pwede akong istorbuhin. Pero nang tawagin niya ako ng kapatid ko na ito, bigla na lamang daw tumahimik ang boses at pagkatapos noon, isang mahina pero matalim na boses ng babae umano ang nagtanong ng, "Sino ka?" Sabay nito ay dahan-dahang gumalaw yung pintuan at dahan-dahan din itong nagsara. Sa pag-aakala ng kapatid ko na tinatakot ko lamang siya, dumiretso na siya sa banyo at umihi noon. Nung umaga na lamang daw nang mag-agahan siya, nagtaka nang hanapin niya ako at yun nga, nasa ospital pa rin ako ng mga oras na yon. Sumunod na karanasan. Galing naman po ito kay Manang Lusing. Wala si Ate Lisa noon. Hinatid niya yung mga kapatid ko sa tutor nila na walking distance lamang din sa bahay. Sa madaling salita, si Manang Lusing na lamang ang tao sa bahay noon. Nakagawian na ni Manang Lusing na kapag walang tao ay patay lahat ng ilaw. Kahit na madilim yung parte ng hagdan namin pataas ng bahay, as in patay. Binubuksan niya lamang yung pinto na may screen door naman. Kapag mga ganong oras ng umaga pagtapos magdilig niya ni Manang, ang gagawin niya niyan ihahanda yung mga gagamiting mga paluto sa kusina. May dalawa kaming kusina, isang nasa loob at isang nasa labas na parang dirty kitchen na rin. Bale galing si Manang Lusing sa dirty kitchen noon. Bit-bit ang salaan sana ng mga i-defrost. Pagkapasok niya ay nahagip ng paningin niya sa may bandang living room namin. Merong babaeng sumasayaw habang papasok ito at paakyat ng hagdanan. Alam ni Manang Lusing na babae kasi napakahaba daw ng buhok noon. Siyempre, ako na naman yung unang pumasok sa isip niya kasi ako yung pinakamahabang buhok doon sa bahay. Pero ang kakaiba lang sa babae, mas mahaba pa daw ng konti yung buhok nito kaysa sa akin. Tapos para daw walang saplot yon. Sa takot ni Manang na baka may pumasok sa may bahay na hindi kilala, kahit na alam niyang sarado naman ang gate namin at nakalak ang screen door noon. Dali-daling sinundan ni Manang ang babae. Bit-bit niya pa nga daw ang salaan nun eh. Yung hagdan pala namin sir, hindi siya yung open na stair para siyang siningit na hagdanan sa pagitan ng pader. Tapos pael yung akyat mo doon. At pagdating sa taas ay hallway na at kabilaan yung mga kwarto. Sa madaling salita, dahil sa pinapagitnaan ka ng mga pader,
ay para siyang kulob na daan. Patay lahat noon. Ilaw, electric fan, at ang aircon naman namin sa kwarto ay patay din. Nakailang hakbang pa lamang si Manang Lusing nang maramdaman niya na bakit sobrang lamig ata ng buong ambience ng hagdanan na yon. Ultimong yung pader, yung sahig ng hagdan. Napakalamig na aakalain mong merong nagbukas o pumasok ka sa isang refrigerator. Hindi binuksan ni Manang ang ilaw para lamang masigurado niyang masilip niya yung babaeng umakyat. At nang makarating na siya sa bandang hallway, napatigil siya. Gaya ng sabi ko, kapag walang tao sa bawat kwarto, nire-require kami na bukas lahat ng pinto noon. At bawat kwarto, palagi ang bukas ang mga bintana para maliwanag kahit papano. Tsaka para hindi na din mahirapan sila Manang at Ate Lisa na maglinis noon. Kaya naman kitang-kita ni Manang yung babaeng ito na bagamat may hugis na tao, para umano itong anino. Sumasayaw-sayaw lang siya at yung sayaw niya moderno, parang sayaw sa mga club o bar nga, parang ako. Yun nga lang ay hindi ito humahakbang o naglalakad pero lumulutang papasok sa kwarto ko. Doon na pagtanto ni Manang Lusing na yung kwarto ko na yun ay nag-iisang kwarto na napakadilim. Kahit nabukas ang pinto, sarado ang bintana na sa pagkakaalala niya ay mula nang maospital ako ay nakabukas yun. Binuksan ni Manang lahat ng ilawan noon at nang madako siya sa kwarto ko, walang katao-tao. Pero napakalamig umano. As in para daw sinalubong si Manang Lusing ng aircon noon. Medyo ganun kasi yung pagkakasabi niya nung nagkikwento siya. Natawa naman kami. Siyempre, dahil sa naniniwala sa mga ganitong klaseng bagay si Manang, agad siyang nagdasal noon. Unang naisip niya ay baka hindi magandang sinyalis o pahiwatig yon. Kaya nung umuwi nga sina Mama matapos ng trabaho at makapagbisita sa akin ay kinamusta ako agad at nakahinga naman siya ng maluwag nang sabihin na maayos pa naman sa result ng mga doktor. Pero siyempre Sir Seth, ikinwento niya pa rin ito kay Mama yung naranasan niyo nung araw na yon. Marami pang mga kung ano-anong pagpaparamdam ang nangyayari noon sa kanila. Si Papa kasi medyo manhid sa mga ganyang pagpaparamdam. Pero si Mama, mula nga nang maospital ako ay lagi niyang napapanaginipan na sinusundo niya daw ako sa mga sayawan pero kapag andun naman siya, ako na lamang daw yung tao. Tapos hindi ko daw siya malapitan noon. Tapos bukod pa doon, may manaka-nakapang mga maiksing pagpaparamdam sa bahay. Bukod sa biglang lumalamig ang isang parte ng second floor na kadalasang yung lamig ay galing sa kwarto ko. May bigla na lamang daw tutugdog na musiko na parang disco tapos mamamatay yun bigla. Kapag tinitignan naman itong speaker sa may kwarto ko, nakatanggal naman yung saksakan. Yung nagsasara ng kusa yung bintana at kortina ng kwarto ko kahit na binuksan ni Manang Lusing noon. Yung may sisingaw na mabaho tapos kapag sinilip naman nila sa kwarto, biglang mawawala ang amoy. Paalala ko lang Sir Seth na noong mga panahon na yon, wala pang mga high-tech na kung ano-anong nakokontrol ng cellphone yung mga appliances sa. Kaya napaka-imposible noon. Huling gabi ko sa ospital. Pangatlong gabi ko yon. Meron na po akong for discharge noon na sleep pero nagdesisyon sila Mama na ipagpabukas na lamang yung pag-uwi ko. Sa pagkakatanda ko kasi noon ay may hindi pa sila nasisettle na bill kasi nasaraduhan na sila ng accounting noon. E weekend pa naman. So bali ayon Sir Seth, yung huling gabi ko na yon, saktong ang kasama ko si Ate Lisa na noong mga panahon din na yon, parang may alam na ito na tungkol sa mga hindi pangkaraniwang nangyayari sa akin o hindi basta-basta normal ng sakit. Nakaayos na yung mga gamit. Wala na din akong swero noon at for follow-up na lamang. Bale, susunduin na lamang kami matapos makliran sa mga bayarin. Nanaginip ako noon, Sir Seth. Sumasayaw daw ako. Disco-disco. Sigurado akong gising ang diwa ako noon kasi may mga pagkakataon na kapag napapakisap mata ko ay
nakikita ko pa rin ang sarili ko sa kwarto ng ospital. At nakikita ko pa nga si Ate Lisa na nakahiga sa sofa tapos gising pa. Bukas din yung ilaw noon pero ayun nga. Sabi ko sa isip ko baka namimiss ko lang yung sayawan kako. Hanggang sa walang ano-ano, nagulat na lamang ako kasi yung visual ko ng kwarto ng ospital. Bigla na lamang nawala si Ate Lisa noon. Tapos ay mula sa ilalim ng higaan ko, naging puro lupa na, amoy lupa. At walang ano-ano ay nakaramdam ako na parang unti-unti akong tinatapunan ng lupa noon. Hindi ko magalaw yung mga kamay at paa ko. May nararamdaman ako ng mga palad na kumakapit pati sa dibdib at leeg ko. Sa paa ko, sa kamay, braso na parabang pinipigilan nila ako makabangon. Hanggang sa maya-maya pa, naramdaman ko na gumalaw ng kusa yung katawan ko. Sumasayaw ng hindi ko kontrolado. At nang magsimula na yung pakiramdam na hindi ako makahinga at parang sinasakal ako noon, naramdaman ko na lamang yung yugyug ni Ate Lisa. May parang mahapdi akong naramdaman sa kamay ko na parang nakapulupo tapos winawas-iwas ko yun para maalis. Nung una ay hindi ko mapitawan yung sirsat pero nang makarinig ako ng boses na nagsasabing, "Hihintayin kita sa kwarto mo." Nagkaroon ako ng lakas na iangat yung mainit na hawak ko tapos tinapon ko yon. Nang maalimpungatan na ako, saka ko nalaman na yung binato ko o inihagis na yon. Eh rosaryo po na inilagay ni Ate Lisa sa kamay ko. Matapos kong magising, pinainom niya ako ng tubig at tinanong kung ano ang nangyari. Pagkatapos nun ay pinunasan niya ako ng langis na daladala daw niya palagi yon at nabili sa kamag-anak nila sa Maykiapo. Tapos ay pinasuot niya sa akin yung hinagis ko na rosaryo. Doon nakatulog na ako ng maayos sa awa ng Diyos. Kinaumagahan, ikinuwento ni Ate Tess kinamama yon. Pagkarating namin sa bahay, iba na naman ang pakiramdam ko. Napatingala agad ako sa labas pa lang para kasing may nakatitig sa akin sa bintana ng kwarto ko noon. Yung tipong naghihintay. Dito Sir Seth, hinarangan na bigla ni Manang Lusing sila mama na paakyatin ako sa kwarto at sinabi yung punto nila na kung pwede ay mapagamot muna ako sa mga albularyo or faith healer. Tinanong ako ni mama kung kaya ko pa daw ba umalis doon. E ako naman dahil sa takot ko kasi parang pagpasok pa lamang sa bahay, bumigat na yung pakiramdam ko. Sabi ko sige. Bumiyay naman kami noon una. Sa may bahay kami ng nagpapatawas na kilala nung nagbabackup na driver sa amin. Ang sabi naman ng nagtatawas na ito, bugno daw. Bugno o bate o may gumagambala sa akin noon. May pinadala daw umano ang kung sino man na may kaalaman sa mga ganun para gambalain ako. Tama nga si Manang Lusing noon. Kasi sabi na nagtatawas, ipa-cleansing daw muna ako at yung bahay mismo. Kasi baka balikan ako ulit ng gumagambala na yon. Aba Sir Seth, sa takot ni Mama noon, pagkatapos ng tawas ay dinerecho niya ako ng Batangas para dalhin sa lola ko sa mother side. Pagdating doon, nagtanong si Mama kung buhay pa ba yung manggagamot doon sa may Batangas. Oo daw pero mahina na pero may mga sumusunod na sayapak niya para tulungan siyang manggamot noon. Sinamahan nila ako doon. Sakto naman na tinulak siguro ng Panginoon na hindi siya busy kaya naipagamot ako kaagad. Doon pa lang sa pagpapagapang niya ng luya sa katawan ko, alam niya niya kaagad kung saan ako tinamaan noon. Sa hita pababa, dahil daw magaling akong sumayaw. Sa leeg at dibdib dahil gusto akong pahirapang huminga. At sa mata, dahil gustong guluhin ng gumawa sa akin noon ang kaluluwa ko. Isang babae ang may gawa noon. Selos. Inagawan ko daw kasi ng lalaki siya. Nagpadala daw ito ng anino para gambalain ako at saktan sa bahay namin mismo. Pinasunod niya sa lalaki sa pamamagitan ng litrato ko noon. Eh wala naman ibang lalaki na punta sa bahay noon, kundi si Mar lang. At noong mga panahon na yon, wala naman akong naging ibang lalaki o wala namang ibang pumorma sa akin kundi si Mar lang talaga.
At noong mga panahon din na yun, nauso yung sa wallet mo nakalagay ang litrato ng karelasyon mo. Kinabahan ako nun, sir. Parang dun pa lang ako nagkaroon ng kutob. Hindi kaya may nobya si Mar sa probinsya nila, diba? At gaya nga ng sabi ko, ayaw kong sabihin kung saang probinsya siya galing, pero yun nga, yung lugar kasi na yon, alam niya na, isa sa mga kilala sa mga black magic kukulam. At sabi pa nga ng manggagamot ay ginagaya daw ako ng masamang elementong andun sa kwarto ko. Dahil inggit na inggit daw yung babaeng nagsiselos sa akin dahil nga parang pinagmamalaki o doon nabighani ang lalaki sa akin sa pagsasayaw. Kung pwede daw kausapin ko yung lalaki, wala naman daw intensyon kung si Mar ngayon na gawan ako ng masama. Itong selosa lang ang may pakananuan. May ibinigay yung manggagamot sa aking tuyong dahon na ipaipit ko daw sa wallet ni Mar sa pagitan ng litrato ko. May parang maliit na palaspas din siyang ibinigay para sa bahay. At gaya nga ng sabi ng nagtawas sa akin ay i-cleanse din daw yung bahay na yon. Doon na kami nagpalipas ng gabi sa bahay nila Lola. At kinaumagahan din ay nag-contact ng pari sila mama noon. Yung parish priest mismo kung saan kami nakatira at nilibot yung bahay para ibindisyonan ulit. Hindi ko inalis sa katawan ko yung rosaryo na bigay ni Ate Lisa noon. Sobrang gumaan po kasi yung pakiramdam ko doon eh. Nag-usap kami ni Mar. Inamin sa akin ni Mar na tama nga kaya hindi na ako pinapapunta sa kanila kasi daw nagbakasyon yung babaeng ito doon. Kasama yung ibang kamag-anak ni Mar noon. Kumbaga nagpumilit at kusa itong sumama. Sabi ni Mar, matagal na daw silang wala ng babaeng ito. Hindi niya direktang sinabi sa akin na nang kukulam ito o may kaalaman sa pangkukulam pero ang sabi lamang ni Mar, iniwasan niya daw kasi daw may mga koneksyon na hindi maganda ang pamilya nito sa probinsya. Ito din ang rason kung bakit nakipagsapalaran siya sa Maynila noon. Nung umamin siya dito sa dating kasintahan, nung una, nag-hysterical daw kasi nga sa selos sa akin noon nung sinabi ni Mar na kami na. Wag na wag daw akong magpakita sa kanya kasi sasaktan daw niya ako. Dahil siguro sa alam ni Mar ang background nito o kung ano sila sa probinsya ay hindi na nga niya muna ako pinapunta doon sa kanila. Ang mali niya lang, hindi niya sinabi sa akin noon. Mga ilang araw noon, parang naging kalmado daw bigla ang babae na inabot kay Mar yung wallet niya. Nagulat si Mar kung paanong napunta sa kanya pero sabi nito, naiwan lamang daw ni Mar yun. Hindi naman naisip ni Mar na baka nakita niya ang litrato ko doon. Pumayag si Mar na iipit doon ang dahon na binigay sa akin ng manggagamot. At ilang araw lamang ang nakalipas noon. Itong babae, nauna na raw na umuwi. Bumalik sa probinsya nila. Kaya balik normal na dapat ang lahat, diba? Alam ko po merong mga magja-judge sa akin sa mga susunod na nangyari. Bali, naghihintay ako ng result ng board exam ko noon. Tapos ay sa kasawiang palad, bumagsak ako. Sa pagkakadepress ko noon, kasi yung mga nakakatanda kong kapatid, one take lamang yung exams nila. Palagi na naman akong nasa labas noon. Kasama ang barkada, minsan ilang araw bago umuwi. Sila mama nag-aalala man pero wala silang magawa sa tigas ng ulo ko. Si Mar, pilit ako na pinapaayos noon. Kahit gabi-gabi na sinusundo talaga ako. At kung minsan ay doon na ako nalagi sa kanila. Pamilya na din ang tingin nila sa akin, Sir Seth. Hanggang sa isang gabi, may nangyari po sa amin. Siguro dala na din ang halo-halong emosyon noon. Nagpaangkin ako sa nobyo ko. At yun, nakabuo ka agad kami. Alam kong na-disappoint ko yung mga magulang ko noon pero si Mar, hinarap po niya yung mama at papa ko na pananagutan ngayon. Hindi naman siya pinahirapan nila mama. Tatlong buwan na akong buntis noon. Sa tatlong buwan na yun ay hindi ko nakitang nagsawa si Mar. Lagi akong inaalagaan, binibilan ang kailangan ko at gusto ko. Malinaw ko lang sir na walang Facebook noon, walang cellphone, at tanging landline lamang kapag nag-uusap kami ni Mar pag hindi magkasama. Kaya isang araw, nagulat na lamang ako nang magpaalam ito. Sabi niya, uuwi daw muna siya sa probinsya at may aasikasuhin lang. Walang bakit o anong nangyari na sinabi si Mar. Matigas ang pagkakasabi niya noon.
Pero yun nga, hindi na siya bumalik. Galit na galit sila mama noon, syempre parang ang labas ay hindi ako pinanindigan. Grabe din yung iyak ko noon. Pinahanting pa ni Papa yun sa lugar pero hindi talaga siya mahagilap. Yung mga kamag-anak na naiwan doon kabilang na ang nanay ni Mar sa Maynila na kausap ko noon. Maiyak-iyak din nga siya noon na naawa sa akin at nanghinayang kasi apo niya rin yung dinadala ko. Pero ang tingin niya nga, hindi lamang ako basta-basta tinakasan ng nobyo ko dahil kung ganun siya na sana yung pumigil dito at huwag gawin ang pagtakas na yon. At bakit siya magtatago sa lugar nila sa probinsya eh, di ba? Eh alam naman kung saan siya doon. Ayon sa nanay na, ilang araw daw bago ito umalis ay balisa daw ito. Wala sa wisyo. Laging tulala at nakatitig lamang sa kawalan na parang may kausap paminsan. Niwala itong kausap na iba sa telepono. Isang araw daw noon, umiyak si Mar tapos sabi niya pa sa nanay niya, mahal na mahal niya raw ako. Papakasalan daw ako pagkatapos ng panganganak pero bakit nga daw siya umiiyak noon? Hanggang sa ilang araw bago magpaalam sa akin si Mar, hindi na ito umuwi sa kanila. At yun nga, nalaman na lamang din nila sa akin na nagpaalam din pala ito. Pinatawas namin ang naiwang damit ni Mar. Ang sabi ng manggagamot, ginayuma. Tatlong manggagamot po yung nagsabi noon. May gumagayuma sa kanya at talagang gumawa ng paraan ng gumawa noon para hindi sila makita. Wala sila sa probinsya ni Mar pero sa pagtingin ng nagtawas ay may kakuntsaba ito. Kamag-anak o kapamilya na gumagayuma sa lalaki. Nang malaman ito ni Papa, pati yung dating nobya ni Mar, pinahanap niya dun sa probinsya. Wala na rin ito umano doon. At yun nga, kumpirmado. May nakakita sa kanila ni Mar na parang nagtanan. Gusto kong bawiin si Mar nun pero hindi magawa ng paraan ng manggagamot. May nakaharang daw lagi na usok kapag tinatawag siya. Hanggang sa mga anak na ako. Matapos makapanganak ay nagtrabaho na lamang ako under sa pamamahala ng mga magulang ko sa negosyo nila. Pagkatapos noon, nag-review ulit ako at nag-take ulit ako ng exam. Naging inspirasyon ko yung panganay ko para pumasa. Hindi ko alam kung naniniwala ba kayo sa karanasan ko o sa nangyari sa akin noon. At kung nasaan man si Mar, na itatanong ko na lamang ang sarili ko na sa ilang taong kasama niya yung dating nobya niya, naputol kaya yung gayumang yon? O sadyang kusa lang talagang sumama ang tatay ng panganay kong anak sa pagkadalaga? Magandang araw sa iyo, Sir Seth. Ako po ulit ito, si Ray. Bali, nagbahagi na po ako dati sa inyo ng kwento nung nakaraang taon lang. Sa pagkakaalala ko ay pinamagatan niyo po itong Villa Unggo at Tabilong. Gaya dati ay hango ulit sa tunay na karanasan ng mga kwentong ibabahagi ko sa inyo. Nangyari ito taong 2011 o 2012. Bago muna yung pinakakwento, konting background po muna. Nursing ang kinuha kong kurso sa kolehiyo. At ito yung mga panahon kung saan kakagraduate pa lamang ng batch namin. At kasalukuyang naghahanda para sa mangyayaring board exam sa November. Bali, tinulungan naman kami ng aming mga clinical instructor sa paghanap ng dekalidad na review center. May nahanap din naman sila hindi kalaunan. Doon sa kabilang probinsya. Ang kagandahan naman dito, yung mismong review center ay may sariling bahay tuluyan o yung tinatawag na dormitel. Bagay na bagay yun gaya sa aming mga malalayo yung uuwian. Bukod pa rito, may sarili din po itong shuttle na siyang maghahatid sa amin mula doon sa dormitel papunta sa review center. Okay din naman yung presyo kaya sa madaling salita, yun na rin po yung kinuha namin noon. Sa unang dating namin sa lugar, nung una medyo nagulat ako. Magkaiba kasi ang itsura sa personal kaysa doon sa litratong pinakita ng clinical instructor sa amin. Marahil yung iba dito, alam na kung saan ito makikita pero para sa akin,
Para na rin sa seguridad ay hindi ko na marahil sasabihin sa inyo kung saan yung partikular na lugar na ito. Naging mabait naman din kasi sa amin yung mga nagtatrabaho sa dormitel at yung iba pa nga ay naging kaibigan namin. Ayoko rin siraan yung nagbibigay sa kanila ng kabuhayan. Nasa tatlong palapag yung dormitel. Sa bawat palapag ay may kwarto. Hindi ko mabilang kung ilan yung kwarto basta marami-rami rin. Sa bawat kwarto ay may tig tatlo o apat na double deck na higaan noon. May sarili ding banyo, air condition at mga cabinet. Noong una, ang buong akala po namin ay puro mga nursing graduates lamang yung nandoon. Bukod po pala sa amin ay may iba din palang kurso gaya ng sa education, criminology, midwifery at pharmacy. Nagsistay din sila doon sa dormitel. Iisa lang din po yung review center na pinapasukan namin noon. Gaya sa amin, karamihan sa ibang estudyante ay malalayo rin yung uuwian. May taga Sambuanga, Agusan, Tawi-Tawi, Butuan, ganon. May iba naman na yung final coaching lang yung hinihintay at yung iba ay naghihintay na lamang sa araw ng board exam nila. Sobrang gulo din talaga tuwing umaga kasi lahat kami ay nasa labas at paunahang makasakay sa may shuttle noon. Sa isang linggo na mahigit na pagtira namin sa dormitel, hindi maiwasan na magkaroon rin kami ng mga kaibigan na hindi lamang sa kapareho naming kurso, pati na rin sa ibang kurso. Katunayan nga ay may mga naging kaibigan rin kaming nasa criminology. Nagkataon kasi na magkakatabi lang yung silid tulugan namin sa mga lalaki noon. Meron din namang babae gaya ng sa pharmacy at meron din sa education. Hindi talaga may iwasan makipagkaibigan. Lalo pangat, iisa lamang yung tutuluyan at lagi rin nakikita sa review center. Minsan, isang partikular na gabi, bali tinamad akong mag-aral noon. Niyaya ko yung kasama ko sa kwarto na kaibigan at kabatchmate ko rin na tumambay muna sa labas. Paglabas namin ay sakto naman na nakasalubong namin yung naging kaibigan namin na criminology at niyaya na rin namin ito. Tumambay kami sa labas ng dormitel malapit sa may hardin. Siyempre nung una kwentuhan pero yung pinakapakay talaga namin ay tingnan yung mga naggagandahang mga education student na noon ay nagla-laptop sa gilid ng guardhouse. Malakas kasing wifi sa party na yon. Medyo nakakahiya rin pag nakita nila na panay kami tingin kaya halos pabulong kami pag sila na yung pinag-uusapan. Nung magsawa na kami doon, yung kasama namin na criminology student na tawagin na lamang natin sa pangalang Agustin Benjo ay nagyaya na kumain muna kami doon sa tindahan na katapat lamang ng dormitel. Nabutan namin si Kuya Doming na kumakain ng balot noon. Nakikain na rin kami. Higit isang taon na pong nagsisilbi si Kuya Doming bilang guard sa dormitel na yon. Nakipagkwentuhan na rin kami sa kanya para pag mahaba pa yung usapan ay bumili na rin ako ng may inom namin. Kung saan-saan na rin papunta yung kwentuhan namin hanggang sa napunta na nga sa katatakutan. Ang kwento ni Kuya Doming noon, ilang linggo pa lamang siyang namamasukan bilang gwardiya sa dormitel nung nangyari ang karanasan na ito. Buwan ng Setyembre noon at kakatapos lamang ng board exam ng lahat ng estudyante. Ang sabi ng may-ari ng dormitel bago ito bumiyahe papuntang bukid noon ay wala nang estudyante sa dormitel dahil tapos na nga yung board exam noon. Isang umaga noon nasa labas ng dormitel si Kuya Doming. Nagkakape, bandang alas 6 na ng umaga. Napansin niya na parang may mga tao siyang nakikita doon sa may third floor. Katakataka yun dahil buong akala nga niya ay wala nang tao doon. Bali yung sumunod na ginawa niya, pagkatapos mag-agahan ay pinuntahan niya yung kwarto na yon. Sumilip siya sa glass window at dito na kumpirmado na may mga tao nga doon. Nakahiga ang mga ito sa mga higaan. Sa bilang ni Kuya Doming, tatlo ito. Bukas din yung ilaw at aircon noon. Mukha pang natutulog yung mga yon kaya hindi na muna niya ito inistorbo. Mga figura ng babae yung nakita niya. May idagdag ko lamang sir set na yung setup sa dormitel ay sa ground floor yung mga lalaki. Habang doon naman sa second and third floor ay yung mga babae regardless kung anuman yung kurso o eskwelahan.
Bandang tanghali na nung napansin ni Kuya Doming na parang wala yatang lumalabas na estudyante noon. Sa obserbasyon kasi niya, kapag ganung mga oras ay may mga estudyante na ang lumalabas para bumili ng makakain o makiki-wifi sa gilid ng guardhouse. Imposible rin na sa likod sila dadaan dahil may malalaking ilog doon. Ang tangi lang talagang daanan ay doon sa may harap. Binaliwala na rin ito ni Kuya Doming. Sabi lang daw niya sa sarili marahil ay may mga pagkain na yung mga estudyante sa kwarto. O baka naman ayaw mainitan kaya ganon. Lumipas ang mga oras hanggang sa dumating na yung hapon noon. Wala pa rin siyang nakitang lumalabas. Halos sa ating gabi na nung dumating yung may-ari ng dormitel. Pinagbuksan niya naman ito ng gate at tinulungan sa pagbaba ng mga dalahin nito. Dito na rin niya sinabi na meron pa palang estudyante sa may third floor. Nalaki yung mata ng may-ari noon. Sabay sagot nito na kung sigurado ba si Kuya Doming. Sa pagkakaalala niya kasi wala nang dapat estudyante doon. At yun namang tinutukoy niyang kwarto ay apat na araw na ring bakante. Napakamot ulo na lamang din si Kuya Doming sa sinabi na may-ari noon. Sigurado kasi siya na tao yung nakita niya eh. Ang sunod na ginawa niya, pinuntahan niya agad-agad yung kwarto na yon. Sumilip ulit ito sa glass window at dito nakita niya muli yung mga tao pero sa pagkakataong yon, nakaupo na silang tatlo sa isang higaan. Nakatalikod din ang mga ito kaya hindi niya tanaw yung mga mukha. Kulay puti, dilaw at pula din yung suot nilang damit noon. Kinatok ni Kuya Doming yung pintuan. Maraming beses niya itong kinatok at nagsalita na kung pagbuksan siya. At nung walang sumagot, pinihit na niya yung doorknob at pagkapasok ay ganun na lamang ang pagkagulat niya. Paano ba naman? Wala na yung tatlong babaeng nakikita niya doon sa may labas. Bukas yung aircon na ibig sabihin ay ginamit pa rin yung kwartong yon. Tiningnan niya isa-isa ang ilalim ng higaan. Kahit doon sa banyo pero wala pa rin. Kahit nga sa mga cabinet na maliit ay wala din itong nakita so saan nagpunta yung mga nakita niyang yon? Dito na biglang kinilabutan si Kuya Doming Sir Seth. Bigla daw bumigat yung pakiramdam nito. At ang sunod na ginawa niya ay dahan-dahan siyang naglakad at pinatay niya muna yung ilaw at aircon noon. At nang makalabas na siya ng kwarto ay halos papatakbo na siyang lumayo sa silid na yon. Ikalawang karanasan ni Kuya Doming. Nasa second floor daw siya ng dormitel at inaayos ang sirang bookshelf sa utos na rin ng may-ari ng dormitel na yon. Kung hindi daw namin na itatanong, may kaalaman din daw sa pagkukumpuni sa maraming bagay si Kuya Doming. Wala lahat ng mga estudyante dahil sa may klase sa review pati na rin yung nagtatrabaho sa kantino mga panahon na yon. Halos patapos na siya nang bigla niyang marinig na para bang may naglalakad sa bandang likuran niya. Nang tingnan niya ito, nakita niyang si Emong yon. Si Emong ay isang utility at hardinero sa dormitel. Nakasuot ito ng dilaw na shirt, tapos pulang shorts. Nakatalikod ito kaya hindi tanaw ni Kuya Doming yung mukha niya. Kahit ganon, sa figura pa lamang ng likod at sa saktong taas nito ay alam pa rin niya na si Emong yon. Bigla niya daw itong tinawag. Emong, buti nandito ka. Pakisuyo naman, meron daw patay na malaking daga doon sa may banyo ng room 69A. Kunin mo na lang bago dumating yung mga estudyante. Tapon mo na rin sa likod. Sambit ni Kuya Doming. Tumigil sandali sa paglalakad si Emong noon. Hindi nagsasalita tapos lumakad na rin hindi kalaunan. Ilang minuto pa yung nakalipas. Nakita ni Kuya Doming na bumalik na ito pero sa halip na may dalang guwantes o supot para dun ilagay ang patay na daga. Nasa mismong kamay na niya yung patay at namamahong daga na yon. Wala rin itong guwantes nung hawakan niya ito. Sa kaliwang kamay naman niya ay hawak naman ito yung isang kutsilyo noon.
Napatayo sa nakitang yon si Kuya Domeng. Sabi daw niya, "Ang iya ka, Emong. Ba't kinamay mo lang yung daga? Itapon mo na yun sa likod, kadiri ka." Gaya nung una niya itong nakita, nakatalikod pa rin ito at hindi nagsasalita noon. Sa halip naman na maglakad ito papunta doon sa pababa ng dormitel, ang ginawa nito ay dumaan ito sa hagdan papuntang third floor. Balit tumungo ito paakyat. Nagtataka man, parang binaliwala lamang daw ni Kuya Doming yon at tuloy na lamang siya sa ginagawa niya. Sa isip na lamang niya ay baka may kukunin lamang ito sa taas. Ilang minuto pa ang lumipas noon. Sunod-sunod na malalakas na pagdabog yung narinig niya doon sa may third floor. Yung tipong parang merong nagwawala. Kaagad niyang tinigil yung pag-aayos at mabilis na inakyat yung third floor na yon. Dito, napagtanto niya na sa isang common bathroom nagmumula yung ingay na yon. Nang buksan niya ito, bigla siyang napaatras dahil sa naamoy niya. Paanong hindi aatras? Nakita niya kasing nasa lababo yung patay at napakabahong daga na yon. Bukod pa rito, meron ding nagkalat na kutsilyo sa may sahig. Katulad ng kutsilyo na hawak ni Emong kanina. Wala daw duda na si Emong lamang yung may gawa noon. Ang sunod na ginawa ni Kuya Doming ay nagsisisigaw na ito at nagmumura. Hindi niya daw palalagpasin yung ginawang yun ni Emong. Sino rin naman daw yung nasa hustong pag-iisip na gagawa nung ganun, diba? Hinanap niya ito sa buong third floor, maging sa second, pati na rin sa ground, pero wala itong nakitang kahit anong anino o kahit na sino, lalong-lalo na si Emong. Wala na rin siyang nagawa kundi siya na rin yung nagtapon sa daga at nagligpit doon sa kutsilyo na yon. Dumaan ang ilang mga oras. Hanggang sumapit na yung bandang hapon ay dumating na rin yung shuttle sa kayo mga estudyante. Isa-isang bumaba at nagsilabasan ng mga ito. Nagulat bigla si Kuya Doming nung isa sa bumaba na yon, Sir Seth, ay walang iba kundi si Emong. At sa halip naman na kulay dilaw at pulang short ang suot, gaya nung nakita niya ng umaga na yon, ay kulay asul na polo at maong na pantalon yung suot nito. May daladala rin itong mga pack lunch na hindi naubos at mga gulay noon. Dito na pagtanto niya na sumama pala ito sa shuttle nung umalis ito ng umaga. Buong araw din itong nasa review center at tumutulong sa may kantin noon. Kahit medyo nalilito, nagtanong pa rin si Kuya Doming kay Emong kung umuwi ba ito kaninang bandang alas 10 nung nag-aayos siya ng bookshelf. Wala namang pagdadalawang isip na sinagot ni Emong na hindi. Biniro niya rin daw si Kuya Doming, sabi niya, "Ano ako, baliw ay ang layo-layo ng dormitel mula dun sa review center. Hindi ako si Superman, Kuya Doming." Sabay tawa noon. Hindi na rin sinabi ni Kuya Doming kay Emong yung naranasan niya nung araw na yon. Maaring guni-guni pero napaka-imposible dahil kitang-kita niya si Emong talaga yon. At nakausap pa niya yon. Maaring may gumaya dito kay Emong pero kung sino o anuman ito, ay ayaw niya nang malaman pa. Pagkatapos daw ng karanasan na yon, hindi na madalas tumambay doon sa second floor si Kuya Doming. Lagi na lamang siyang nasa guardhouse at nagpapatugtog ng mga gospel music. Nakikipag-usap din siya sa ibang mga estudyante para malibang ito. Etong sunod na karanasan, personal na karanasan ko naman po ito. 1 month review program yung kinuha namin sa review center na yon. Isang linggo bago yung pinaka-final coaching, nag-usap-usap yung mga ibang kabatchmate ko na huwag munang pumasok sa panghapon na lecture sa hapon na yon. Boring daw kasi yung subject pati na rin yung magtuturo. Gagala daw sila at pupunta sa iba't ibang lugar sa may syudad. Niyaya din nila ako noon. Nung una, medyo nagdadalawang isip pa ako noon. Pero dahil sa naisip ko rin na minsanan lang din naman to at hindi ko pa naikot yung syudad, napasaman din ako kahit na limited lang yung budget ko noon.
kung saan sa ang lugar yung napuntahan namin. May parke, malls, nanood din kami ng sine. Nung bandang gabi na, niyaya naman kami ng isa sa mga kasama at kaibigan namin sa dormitel na isa ring nurse noon. Graduate ito na taga-ibang eskwelahan. Ayon dito, magiinuman daw kami sa labas. Sagot daw niya yung dalawang bakit noon. Makailang beses na daw siyang gumala sa syudad na yun at alam na alam niya kung saan masarap tumambay. Sobrang enjoy talaga kaming lahat noon. Walwalan, sayawan. May disco na nangyari noon eh. Mga bandang alas dos na ata na madaling araw nung nakauwi na kami sa may dormitel. Mabuti na lamang at pinagbuksan pa rin kami ni Kuya Doming. Pagpasok sa kwarto noon, matik, knockout kami. Hindi pa siguro nasa masyadong kalaliman yung tulog ko nung maramdaman ko at marinig na parang may kumakatok noon. Rinig na rinig ko yun lalo't malapit lamang sa pinto yung higaan ko. Hindi na muna ako bubangon noon. Bale, nagpakiramdam muna ako kung may tatayo ba sa mga kabatchmate ko. Ilang sandali rin namang nawala na rin yung pagkatok na yon. Dumaan pa ang ilang minuto nung bigla ulit akong nakarinig ng pagkatok. Pero imbis na simpleng pagkatok lang, parang binubukbok sa lakas nung kumakatok yung tipong parang minamartilyo sa lakas. Umuuga na rin yung glass window noon. Dito na ako inis na bumangon sa may higaan ko. Sinabayan ko yun ng pagbukas ng pinto habang kumakatok ito. Nang buksan ko ang pintuan, walang katao-tao noon. Tumingin din ako sa may hallway pero wala rin. Para makasiguro, lumabas ako at tumingin-tingin sa paligid noon. Sa isip ko noon baka may nantitrip lang. Kung biruan man yon ay hindi talaga yun magandang biro o hindi nakakatuwa. Naagaw yung pansin ko sa isang parte ng hallway, malapit sa may stockroom ng dormitel. Para kasing may natanaw akong bata noon, o maliit na tao. Nung una ay medyo malabo itong tingnan. Lumapit pa talaga ako noon para makasigurado na bata talaga yon. Nakumpirma ko naman na batang babae ito. Siguro mga nasa 7 taong gulang sa tanda ko. Nakapagtataka lang. At sa buong akala ko kasi wala namang bata dun sa dormitel na yon. At ano naman yung gagawin ng bata sa ganong oras, diba? Bakit gising pa ito? At nasaan yung mga magulang niya? Habang papalapit ay napansin ko rin na parang may mancha yung suot ng batang yon. Parang putikan rin ito. Nakayuko lamang ito habang nakatayo noon. Maya-maya pa, nakita ko na dahan-dahan niyang itinaas yung kamay niya na parang animoy may tinuturo. Sinundan ko ng tingin yung tinuturo niya at dito na nga ako nakaramdam ng matinding kilabot noon. Paano ba naman? Hindi lamang isa kundi tatlong babaeng nakaitim ang nakita ko na nakatayo sa harap ng isang hagdan papunta sa second floor. Galit na galit yung mga mukha nila. Hindi ko alam kung paano pero hindi ko magalaw yung katawan ko sa puntong yon. Animoy para akong na-hypnotize dahil nakatitig lamang ako sa kanila. Maya-maya, bigla na lamang silang nawala at nung muli na itong magpakita ay akma naman na pupunta na ito paakyat sa second floor. Sinundan ko lang din ito ng tingin. Nung nawala na sila sa paningin ko ay medyo dito na ako natauhan. Sobrang bigat talaga yung pakiramdam ko sa puntong yon. Yun bang sobrang hirap huminga? Binalikan ko rin ng tingin yung lugar kung saan ko nakita yung bata pero wala na ito doon. Hanggang sa isang malakas at sunod-sunod na pagdabog yung narinig ko. Gaya ng tunog ng pagkatok sa amin kanina. Kasunod nun, boses naman ng mga babae na sumisigaw yung mga narinig ko nun. Naramdaman ko na lamang na parang may mga nagtatakbuhan nun. Nagkakagulo na sa taas. Imbis na nakiusyoso ay bumalik na lamang ako sa kwarto at sobrang sama talaga nung pakiramdam ko nun.
Nung pagkagising namin nung umaga ay dito na naging malinaw sa amin kung ano yung nangyari nung madaling araw na yon. Meron daw isang kwarto sa second floor ang bigla na lamang may kumatok ng ubod ng lakas. Gaya ng pagkatok sa kwarto namin. Yung kwarto naman yun ay nakapwesto malapit sa may hagdan. Kaparehong hagdan kung saan ko nakita yung mga nakaitim na babaeng ito na umakyat noon. Sakto naman na meron palang nakastay in sa kwarto na yun at nag-iisa pa ito. Umuwi kasi muna yung kasama niya pa Cotabato noon. Isa rin siyang education graduate at naghihintay na lamang siya sa araw ng board exam nila. Sunod na ginawa ng may-ari ay doon na muna pansamantalang matutulog sa kwarto ng mga midwifery graduate yung babaeng ito. Iilan lang naman kasi sila doon. Bale, piniri ko na rin Sir Seth na hindi na sabihin sa mga kabatchmates ko yung naranasan ko nung madaling araw na yon. Doon ako nagbahagi sa kanila sa mismong araw ng board exam namin. Doon ko rin napagtanto na hindi lamang pala ako nag-iisang nakaranas ng kababalagan. Maging sila rin ay may mga karanasan. Siguro sa susunod ibabahagi ko rin yung karanasan nila na yon. Hindi ko rin alam kung nakakakita ba ako o nagkataon lang na gusto lamang magpakita sa akin yung mga nakakatakot na nilalang na yon. Ano't ano pa man, ayoko na silang makita pa ulit. Natapos naman ang maayos ang dalawang araw na board exam na yon at sobra talagang nahirapan ako doon. Pagkatapos ng higit sa isang buwang paghihintay, lumabas na rin ang resulta noon. 30 kami mahigit sa batch namin ang nag-take ng exam. 21 lamang po yung nakapasa. At ang malungkot ay hindi ako kabilang sa nakapasa na yon. Siyempre, sobrang sama talaga ng loob ko noon. Sinabi ko sa sarili ko na hindi dapat ako nawalan ng pag-asa. Pwede pa naman mag-retake at hindi ako titigil at hindi ako magiging registered nurse. Bunga na rin ng matinding pagsusumikap at time management sa pag-aaral ay dumating na rin yung panahon na meron ng letrang RN na sunod sa pangalan ko. Nakapasa ako at isa na po akong nurse ngayon. Pagkakuha ko ng lisensya ay nagtrabaho agad ako sa isang private hospital at isang public sa loob ng isang taon. Maging sa mga lugar na yon ay may mga kwento rin akong kababalagan. Sa ngayon, nagtatrabaho po ako sa isang international container terminal company. Hindi nursing trabaho ko. Mismatch kumbaga. Aminin rin natin na dito sa Pilipinas, ang realidad talaga kapag baguhan ka palang na nurse, lahat nagsisimula ay may kaliitan talaga yung sweldo. Yung tipong kulang yung sweldo para makatulong sa pamilya mo. Sobrang struggle talaga ako nung nagsisimula pa lamang ako noon. Alam na alam ito ng mga subscriber at listener mo ng mga nurses o yung mga baguhan pa lamang sa pagiging nurse. Sa ngayon naman po sa awa ng Diyos ay kakapromote ko lamang po last December. Bagyang tumaas na rin yung sweldo at mas nabibigay ko na sa pamilya ko yon. Marami pa akong kwentong kababalagan na nais ibahagi. Abang-abang na lamang po sa susunod at lagi po sana tayong mag-iingat lalo't may banta pa rin ng pandemya. Mabuhay po tayo ng matagal at masaya.